Hena sis kap sa tayo kasi sa Texas ka. Pita, no? Good morning. Sa sapatos. Parang si Mami kasi ako. Hindi ka ano gumagamit ng ano sanda. Almost kinagamit ko is sapatos. Ito palabas na. Palabas na. Hello sa 15 new viewers. Condolence ano sis Teska. Kapsat. Ayun. Thank you Kapsat. Okay, yes. Dito sa Cavite ka ngayon. Samahan niyo ako. Naglalakad pa ano. Off day ngayon. Pero maaga umaalis sa bahay. Next week na naman pahirapan. Ang laki talaga ng mukha ko. Parang may ano pa, may mukha pa. Nabuo pala na ano. Thank you sa 20 viewers. Diyos ko, mga nanonood dito, ano. May nakaabang yata. Eh, tamsak-tamsak naman. Habang ano, habang nagbibiyahe tayo, is ano, magla-live. Sayang yung islat. Di ba? Daming iba. Kaya nga eh. Siya ang unang-unang naging ano, viewers ko. Ang dami nga sa ano, kapsat eh. Parang alas 6 pa lang dito sa amin. Sa ano pa lang yung ano, yung araw. Alas 7 ano na eh. 7:25. Ay 7:20. Pala. Dami nga eh. Tingnan ko naglala ano talaga ako kabsat ano, kabsat test puro mga ibang layan lang doon pero dagdag ano naman, dagdag viewers tapos dagdag pa ng ano ng subscribers. Yan lang naman sila eh, nag-aabang sila sa mga ano. Wala pang almo-almosal na sa akin. Walang maalmusal sa bahay. Doon na lang ako sa ano mag-aalmusal. Oo, kayaan mo. Kaya nga eh. Hinahayaan nga lang. Pupunta ka ba sa ano, sa anniversary? Ito, itong ano na to, kanina pa yan. Ang dami-dami niyang ano. Buti sana kung mag-type siya ng maintindihan na ano, hindi yung sulat nila na ibang lahi. Hindi ko na maintindihan kung anong sinasabi. Hindi ko ako sa ano. Yeah. Diba? Nakakatuwa lang. Isabi. Madali na ano na pumaba. Okay.
Wow, buti pa sa inyo, magkita-kita pati si Miss, ano, si Sama. Ano. Pero ngayon yata yung mga ibang takpin na, so punta yata sila ngayon sa, ano, sa packhouse. Kaya siguro hindi nakapag-live si, ano, si Maring Annabelle. Maaga pa naman. Parang naano yung lipstick. Saan na ba yung ano ko? Kala ko wala yung card ko na pambasahin. Wala yung mga ano, ibang ano ngayon. Wala na. Wala nang laman. So, kailangan mag-top up. Kailangan ko mag-top up. Wala nang laman yung ano ko. Hello, sis Airami ng Japan. Pasensya muna ang magalaw kasi mag-top up ako. Nang 361 pa naman, pero hindi na siya umabot. Ayaw mag-confirm. Ay, wala na, hindi ko na nakuha. Please do not eat or drink on the railway premises. Thank you for your cooperation. 请不要在地铁范围内饮食，谢谢您的合作。 Harap jangan makan atau minum di kawasan landasan kereta api ini. Terima kasih atas kerjasama anda. Dayang seidu, rayu mandikul, munamu mutkulna gendam. Mungkinulai wakilisir kenandri. Please lift the lips. Thank you. Yu yu ar guan yan chang ren shi. Thank you.
Hello, Sis Liza Razol. Good morning. Hello, Sis Mariano, Luisa Manayaba. Sorry mga guys, nawawala na. Nawawa. Maya-maya ako pupunta sa ano, sabi ng hipag ko, maya-maya pa daw kaya magkikita. Ano kaya nito? Diba? Good morning, good morning sa'yo. Ma'am Maria Luis Manayaba, good morning. O, diba? Mag-ano tayo? Magdadakdak tayo muna ngayon. Ano na ba ang date ngayon? 23, diba? Wala, kapuskos. Wala nga eh. Wala. Diba? Walang kuskos. Mila Isina, welcome from the, I don't know who is this. From what? Iba yung name eh. Okay. Sis Mila Ozina Punso MLSO. Sis Kapsaptas Kap at saka kayong dalawa ni ano ni Sis Ozina. May hawig kayo. May hawig kayong dalawa. Buti pa sa inyo makakaano kayo ilang linggo na lang. Is ano na. Wag nito. Ilang linggo na lang is may kit isang linggo na lang no. Sabihin mo na lang. Oo. Or dalawang, sabi ko mahigit na lang. Ano bang date, ano bang araw yung ano? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, Sabado. Tama-tama. Kahit ano pala mga na-upload. Diba? Dito ako ngayon, dito tayo magdakdak. Kasi umalis na ako sa bahay, hindi ako makapagdakdak sa bahay pag doon. Di ba? Kaya, dito tayo. Di ba?
Ako, Hazel, huwag ka manang tumawag, naka-ano ako, naka-live ako. Tumatawag yung anak ko, mamaya ko na lang ano. Sagutin dito. Daisy Navarro? Meron dito ba si Daisy Navarro? Sis Liza Rizal, good morning. Hi, Ronnie, good morning. Diba? Sis Mila Uzina Bunso MLSO. Ang daming ano dito. Nandito pa si ano, si Sis Naba. Daisy Navarro, baby. Bayan. Sis Daisy Navarro, nandito ka ba? Hindi ko na makita yung mga ano niya eh. Diba? Thank you sa ano. Thank you sa 18 ano, 18 viewers. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Patos nang patos kayo dyan, ha? Nakakainis kayo, sa totoo lang. Wala na kayo talaga sa wisyo. Wala kayo sa wisyo, sa totoo lang. Ma'am Rizal, so good morning from Teskap sa Teskap. Maria Luisa Manayaba, thank you si sa pagtamsak. Di ba? Ma'am Maria, good morning. Sis Mila Opsina. Morning, good morning, Ate Arlene. Tamsak din, thank you sa pagtamsak. Ang daming 20 viewers, pero ano, mas marami yatang nakaano dito. Di ba? May mga Marites dito na naman. Magmamarites, aanuhin kung ano naman yung pag-uusapan, di ba? May nag-ano eh, may nag-comment doon sa ano ni Chona Chup-Chup, ikaw Osang Reyes ka ha, sabi ko sa'yo. Hindi kita kilala, hindi mo ako kilala, kung ano-anong pinagsasabi mo sa akin, ha? May sinabi ka eh, visit ka talaga eh. Kung ikaw nagpapacharming dyan sa ano, kay Ram Castillo, ikaw lang magpacharming, huwag kang ano, huwag mo akong idamay ng kagagahan mo. Huwag mo akong idamay ng kaanuhan mo, ha? Paluray-luray ka pa dyan, punyetis ka. Ikaw kaya, ano kayang itsura mo, ha? Hi, good morning. Hmm? Napaka-anumotal talaga, hindi kita kilala. Bigla-bigla mo na lang ako i-ano doon, i-comment. Bakit kilala ba kita, Osang Reyes? Hmm? Kung ikaw ay malandi, maglandi ka lang dyan kay Ram Castillo. Ikaw ang magpa-charming dyan at ikaw ang magpakantot dyan. Ako pang paasabihan mo na magpaano ako dyan, visit ka. Mga bungangan nyo, ha? Anuhin yung mga bungangan ninyo. Kung hindi nyo kilala ang isang tao, huwag nyo kayong mag-comment-comment kung ano-ano, okay? Busit ka. Kung ano-ano mga pinagko-comment mo. Hindi kita kilala. Hmm? Hindi kita kilala sa totoo lang. Kakabisit ka. Kala mo kung sino kang makaano sa akin, ha? Hmm? Masyado ka. Kung wala naman lang kayong magandang ano, magandang sasabihin sa mga ano, sa mga vlogger ng ano, yung mga independent ano, independent vlogger dito. Huwag kayong manghusga. Ikaw siguro, ikaw magpa-charming diyan. Ano na nandito nga yan sa Team Abot Kamay, hindi nga ako nag-ano eh. Kaya nga ay nagpapapansin pa. Oo, sis Akapsat. Pero imasasabihin niya nagpapacharming daw ako kay ano kay Ram, magpa-iyot na lang daw ako. Pero may mga ganun na mga salita ba? Biruin mo yan. Kababae niyang tao. Baka siya ang ano, siya siguro ang namasa-masa ng puki mo dyan. Oh. Yan bang gusto niyo ako? Sabi ko, mabait ako sa isang tao pag sa wagla nila akong aanuhin. Musit ka? Sa ganun pang sasabihin mo? Ikaw siguro ang namasa-masa ng puki mo dyan. Ah? O sige, bastusan kung bastusan. Hindi ko kayo kilala, ha? Affected kayo yung mga sinasabi namin dito about doon sa ano?
Hmm? Kami dito, sabi namin, nagre-rebat lang kami dito. Hmm? Kung ano lang yung mga pinupukol o inaano nila dito sa ano, dito sa amin. Bakit hindi kita mag-vlog ka na lang kaya? Hindi ka kung saan-saan ka na ano. Never kita, hindi nga kita kilala eh. Ha? Hindi kita kilala. Usang Reyes ka. Kung anong itsura mong gaga ka. Ikaw ang magpakantot doon. Siguro man naman sa masayang puki mo. Bastos ako pag bastos ang taong kaharap ko. Ang nang babastos din sa akin. Hmm? Grabe kayo makisawsaw kung mga nangyayari dito sa ano ng Team Apat Kamay, no? Hello, Sis Dance Kirere Lapu-Lapu. Good morning, sis. Diba? Kayo na nga ang nakikisawsaw dito. Sige ng comment, pero pinapansin nyo yung mga nagko-comment sa amin na basta? Saan kayo ang bastos ang mga nagko-comment sa amin dito? Kayo ang mga bastos, mga punitis kayo. Tagabi pa ako gigil sa inyo, eh. Hmm? Tagabi pa ako gigil sa inyo. Tragis ka? Tsaka yung mga nagpapatigil sa amin dyan, na itopic about dyan sa kinampihan ninyo, wala kaming pakialam. Sobrang mga bastos ang commenters. Oo, Sis Liza Rosol, pero ang sinasabi nila, tayo daw dito, ang mga bastos, tayo daw ang mga ano, ang mga vlogger daw ng ano, ang bastos, ang mga nagko-comment daw, ang mga bastos, ang mga balahura. Pero sila yun. Sila yun, yung mga ano. Ako naman, bastos ako pag binabastos. Once binastos nila ako, talagang bastos din ako. Natotoo lang. Bastos din ako. Babastusin mo ang pag-migis kayo. Wala akong ginagawa sa inyo. Ako dito, nag-ano lang ako dito. Dahil kami ang nakakaalam kung ano yung mga nangyari, kung ano yung ano dito. Diba? Naku, matatanda na tayo, hindi na dapat sila ganyan. Be matured na dapat, diba? Punuleta ko ang kabsat. Totoo yan. Nagugulat na lang ako. Kasi nandito, nandun ako kay As nanonood kagabi. Tapos nag-comment si Sis Angie. Sabi niya, ano, sabi niya, nagpapacharming ka daw kay ano, sabi niya ganun, kay Osang Reyes. Ay, magpacharming, ano, yung ano, sabi niya ganun, binabanatan ka ni Osang Reyes. Ganun, sino yun? Hindi ko kilala. Tapos sabi niya ganun, bashers daw ng ano, basher daw ng tak. Ganun. Okay lang, Sis Dance, kira-kira po lapo. Okay, paalis na ako. Wow, sige po, sige. Ingat kayo, papunta doon sa Tak House. Ngayon, sabi ko, ay, ganun pa. So, pumunta ako saglit doon sa ano ni Chona Chup Chup. Pumunta ulit ako doon sa ano ni Chona Chup Chup, doon sa ano niya. Nag-scroll ako doon sa ano. Aba, yun ang anuhan ko, nagpapacharming. Hanggang magpaano na lang daw ako. Ikaw ang magpaiyot doon, ha? Ang bastos ng bunganga mo, Diyos ko po. Ikaw siguro hindi makapag-ano na, makapagtimpe. Kaya ganyan lang sasabihin mo sa akin, gaga ka. Bakit? Ano bang ginawa ko sa'yo, Osang Reyes ka? Hmm? Gusto mo rin ba sumikat? Ha? Gusto mo sumikat, Osang Reyes? Tarantada ka, ha? Tragis ka. Huwag mo akong ano-anuhin. Huwag mo akong i-comment-comment dyan kung saan-saan dahil hindi kita kilala. Kung bashers ka ng TAC community, wala akong pakialam sa'yo. Huwag kang makisawsaw. Tulog ba ang mga ano natin ngayon?
nakasamahan natin or may naka may mga naka ano ba naka-live? Baka nag-live si Maring Annabel na. Pero nakalagay doon kay Maring Annabel ano eh. Hindi ba? Buti pa sila, sis Dance Kilapu-Lapu, pupunta sila sa Tuck House. Kita-kita sila doon. Si Elsie yata nandoon na, eh, hindi na yata umuwi since ano, pumunta sila doon kila Ma'am Sid Summer. Kasi ilang linggo na lang, mag-isang linggo na lang tayo na anniversary na, di ba? Marami naman dapat natin ano, pag-usapan eh, sa mga darating na nagsawa na yung ano, pakaano kanina dito yung ibang lahi, di ba? Nagsawa na. Ano gagawin sa Tuck House? Parang ano, mag-usap yata sila about doon kung ano yung dapat nilang, galing sila kay mga nandiyan sa ano si Kapsat yung sa darating na anniversary. Hello, Sis Kachina. Good morning. Pag-uusapin kung ano yung magagawa nila doon, kung ano yung gagawin nila yata. Kaya, anong pupunta sila doon kila Mami. Diba? Kumusta na, Sis Kachina? Good morning sa'yo. Hindi ka pa natutulog dyan sa US. Diba? 11 o'clock pa daw, yung hipag ko eh. Kaya 11 o'clock ako makaalis dito sa bahay. Kung wala man lang sana kayong masabi na dapat hindi na sila mag-hindi maganda sa 'di ba? Sis Liza, dalawa ang account mo. Hindi yung Liza Razol na yan, ano yan eh. Parang yung nauna kasi yung tawag nito? Yung ibang lahi yan. Sis Kachina, di ba? Kahapon, nung nag-live ako, hindi na ako nakapagpaalam. Kasi nasa bahay na ako. Once nasa bahay na ako, nandoon yung mga amo ko. Talaga hindi na ako makapag-aral. Maaga-aga pa. California. Maaga-aga pa pala. Hapon. So, ilan hours ng eight hours. Bali, one day. Ang nyo sa amin. Ahead namin sa inyo. Kabisit talaga mga pinagagawa niyo sa amin. Kabisit kayo. Wala nang magandang ano sa inyo. Kung wala man lang kayong magandang masabi dito sa amin, sa Tuck community, o sa mga ibang vloggers, kasi yung mga commentators diyan, hindi naman kayo namin kilala. Dapat hindi kayo magsasalita ng hindi maganda. Nasa topic lang namin dito kasi, sabi nga namin, dito sumasagot lang kami. Kung ano yung ano. At yung sinasabi mo, Mars Rea, kayo ang tumigil dyan, ha? Na mag-topic about Ram. Kayo ang nakisaw-saw lang dito. Kayo nga dyan, napupunan nyo dito sa amin na topic namin sa kanya. Diba? Bakit pinakikialaman kayo ba namin diyan? Ilan din kayo nagtatopic about Ram dito? 'Di ba? Ilan ba kayo nagtatopic diyan? Nakikisawsaw, pagbutihin niyo lang, pagbutihin mo. Na-overacting ka na kahapon yung pagtatanggol mo, pagdidepensa mo sa kanya eh. Nag-aantay ng palipad o ano, dalawang araw wala kang palipad sa kampo ng ARP.
sayang lang yung laway mo. Nakakatuwa lang kayo sa totoo lang. Tapos kami ang papatigilin nyo dito. Kami ang papatigilin nyo dito. Kami mga nandito. Ha? So masagot lang kami dito kung ano yung mga pinupukol nila. Diba? Good morning, Ma'am Kachina. Francis Lizarazol. Diba? Overacting ka masyado mag ano, Diyos ko, mag oh my God, namang oh my God, kaakala mo, ay Diyos ko po. Kayo ang manahimik dyan, huwag niyong itapik ang ano, huwag niyong itapik din ang ano ni Ram Castillo. Kami dito sumasagot kami, at least kami dito yung mga sinasabi niyo, mga puro chismis lang ang mga dumadating sa inyo. Puro marites lang yung mga dumadating dyan sa inyo. Ilabas niyo pa, ano yung mga part 2 niyo, part 2 pa yan na audio na yan. Marami pa nga yan, nandito nga sa amin eh. Kaya nga nung pinasabog yan, hindi kami nasabugan. Kayo ang nasabugan dyan. Kasi hindi lang iisang tao ang pinasahan yan. Kung saan-saan nakarating ng mga GC, mga ano, mga sponsors. Diba? Tatawa na lang kami dito. Tapos pag makapag-reaction kayo, sige, ano yung ilabas nyo kung ano pa yung part 2 na sinasabi. Huwag nyo lang antayin na magtagal pa. Kasi inaantay yung mga kaano dyan, oh, yung mga marites dyan ng part 2 daw. Yung audio. Diba? Yung pinagpasahan naman noon, akala ko matino ka. Alam mo na nga yung tao na yan, yan si Rolyalata na yan, di ba? Yan si Rolyalata na yan, is mahilig yan ng mga ano, pasa-pasa ng SS or ano. Bakit ipinigay mo pa sa kanya na alam mo ganyan ng ugali niya? Alam niyo yung ginawa niyo ganyan na ano niyo, pinahamak niyo lang. Sinira nyo lang ang dignidad or ano yung iniidolo nyo ngayon, sa totoo lang. Kaya nila laging topic si Ram after lang sila sa palipad, real talk lang. Totoo yun, sis Kachina. Pero dalawang araw. Tignan mo naman yung pagribat niya kapon. Hindi kita inaano, Mars Rhea, pero pinabanggit mo rin ako kasi Loray-Loray pang tawag mo sa akin. At least ako, tinatawag kita ng pangalan mo. Ha? Hindi kita sinasabihan na higad dito. Pangalan mo, pagka nababanggit kita, ano sinasabi ko? Tapos sasabihin mo, lahat kami dito, oh, kailangan lang talaga. Kasi kami ang nakakaalam. Kasi dati naman nandyan yan sa amin yan. Pero anong nangyayari ngayon? Kayo ang mga bashers niya. Kayo ang nag-umpisa noon. Kayo ang kumalakal ng buhay niya, di ba? Ngayon, nandyan, wala na sila sa amin. Ay ba? Nagmalinis-linisan kayo, tondo o depensa. Kasi alam nyo na maraming palipad na habang pinagtatanggol nyo yan, sige, hindi kami naiingit sa palipad, lalong-lalo ako. Ha? Hindi ako naiingit sa palipad. Dahil may inaantay ako. Nasahod ko tuwing katanggol. Ano yun ha? Tawag nito. Ano yung talaga? Na talagang aasahan ka na sahod. Ha? May aasahan ka talaga na sahod. Hindi ka tulad pag nag-YouTube, nag-ano ka yan, kung umaasa ka lang sa YouTube. Kung hindi ka maka 100 na ano na dollars dyan, wala kang sasaurin. Kaya nga puspusan ng pag-ano nyo eh. Nakakailan beses kayo mag-live sa isang araw. At least kami dito, isang beses lang. Isang beses lang kami nagla-live sa isang araw. Pero kayo, halos maya't maya yata eh. Na-overacting ka kahapon. Natatawa lang ako yung itsura mo kahapon na na-overacting yung ano mo. Na akala mo siguro papaliparan ka na. Gawin mo lang, anuhan mo lang yung ano, ha? Yung mag-live na mag-live ka, sabi ko nga eh. 'Di ba? Kailangan mo 'yan. Kailangan mo 'yan.
Hello, Ma'am Remy Caspe. Good morning po. Kailangan mo yan. Kailangan mo ng revenue. Sabi ko nga, sige lang. Sabi ko, iba sabi ko, thumbnail mo ka lang i-thumbnail. Wala kaming pakialam. Tulong namin sa'yo yan. Kasi nga, nag-iipon ka para sa kaso mo. Pagbutihin mo. Pagbutihin mo rin. Ha? Pagbutihin mo rin. Okay lang, okay sis, ano ka China. Pagbutihin mo rin. Ang pagtatanggol mo dyan. Baka sakali, yung mga bit-bit niyang mga sponsor dito is paliparan ka ng araw-araw habang pinagtatanggol mo yan. Wala kaming pakialam. Pero huwag mo kaming pigilan din. Sabihin mo, manahimik kami. Hindi namin ano, kasi wala na kaming ginawa. Eh kayo kaya, di ba? Halos kayo, yung mga walang nakakalam, kayo nga dyan. Halos kayo dyan na nag-ano din, nagtatopic about sa kanya, di ba? Palagi rin ang topic ninyo eh. Wala rin katigilan yung mga ano yung pinagsasabi nyo. Totoo lang. Natatawa din ako kay ano, kay Chuna Chup Chup kahagabi. Oh, no, Chuna Chup Chup. Sabihin mo na si ano, si Sis Angie is ano, bobo, tanga. Ano ba 'yun? Si Sis Angie, monetized na 'yan. Eh ikaw kaya hindi monetized pero ano? Gcas. 'Di ba? Ako oh, hindi pa ako na monetize kasi hindi ko ano, hindi ko pa naayos yung ano, pero abot ko na yung watch hour ko. Hindi ko pa naasikaso kung paano mag-apply niyan. Hindi ko pa naasikaso. Natatawa na lang ako sa mga pinagkagawan ninyo sa totoo. Para mayroon lang kayong rin may content, sasabihin niyo sa amin dito. Pero alam niyo ba sa totoo lang, yung nung pinasahan ka, dapat inisip mo mabuti yun. Nung pinasa sana ni Ma'am Nerissa sa'yo yun, yung audio na yun, ha? Nung ano sana yun, nung pinasa sana ni, ano, ni Ma'am Nerissa sa'yo yun, dapat kinip mo yun. Escape there from, ano, from Remy Caspe. Kinip mo sana na lang yun. Kasi doon, ha, hindi mo naman totally na ano yan, eh. Nasa gitna lang si ano si Ma'am Nerissa. Hindi ano si Ma'am Nerissa, hindi siya tawag nito, hindi siya ano sa SOCMED. Ha? Eh ngayon, ayun. Dahil sa pagpasa, lumabas yung audio na yan. Ayun, sumisikat si Ma'am Nerissa. Hindi ba kayo naawa sa kanya? Hindi mo ba naisip? Hindi mo ba naisip na maapektuhan si Ma'am Nerissa yung gano'n na ginawa mo? Tinuring kanyang kaya anong kapatid niya. Grabe ang suporta niya sa'yo. Pero alam namin kung ano yung audio na yun. Ha? Yung mga hindi lang nakakaalam, kaya panay kuda, di ba? Pero hindi mo alam na ano, yung pagpasa mo gano'n doon, kung saan nakakarating yung ano. Ha? Sinira mo yung ano, sinira mo yung tiwala ng isa't yung tao sa'yo. Basta makaganti ka lang, ganun lang ba? Basta makaganti ka lang kay mami. Kaya pinasa mo yun. Hindi mo inisip na ikaw ang masisira dito. Diba? At kung inanin naman nasabugan kami, hindi kami nasabugan dyan. Dahil yung ano na yan, kalat na yan. Hanggat nakarating na dyan sa ano, sa GC namin eh. Nasa Warriors. Sa GC namin ng Warriors yan, pero walang nakalabas. Hindi namin linabas yan. Hanggang doon lang, doon sa ano, sa GC namin ng Warriors. That's Kidir Rain Lap, dear hello. Kachina, dear hello from Ma'am Remy Caspe, diba? Hindi kayo ano, hindi kayo nag-iisip. Kayo naman nandiyan sa ano niya, sa paligid niya.
dapat ano yan, hindi yung ibinigay niya sa inyo hanggang doon na lang sana. Hindi eh. Ang ginawa niyo pa, ayun, kinalat ninyo. Kinalat ninyo, 'di ba? Para ano? Anong dahilan ay kinalat niyo pa 'yan? Hindi ko alam kung saan lang gagaling ng mga ganyan na ano ninyo. Kung saan nanggagaling na ganyan na mga pag-iisip niyo. Hindi ko rin sukat akalain na ganun ka. Na alam mo, yung isang mamis niya, alam mo na dati pa lang yan. Yan si maano, si Baser Rolo yata na yan. Alam mo na mahilig mag ano yan, magpasa yan. Pasa dito, pasa doon. Ang ginagawa niya, di ba? Pero ano? Hindi kayo na ano, hindi kayo nag-isip, hindi mo inisip na makakalabas yan. Organting nyo. Kaya nyo binigay doon sa kabilang barangay. Para sabihin nyo lang makaganti kayo kay mami. Pero hindi eh. Nangapagsalita, siguro naman si Ma'am Nerissa nanggal kasi nasa gitna siya. Saka walang alam si Ma'am Nerissa nung time na yun, yung mga ganyan na nangyayari. Alam mo na may sakit si Ma'am Nerissa. Hindi mo ba alam kung anong impact sa kanya ngayon yan? Pinagkatiwala niya sa'yo. Yun na lang sanang pinanghahawakan yung pagtitiwala ng ano, si Ma'am Nerissa sa'yo. Pero ano, nawala. Diba? Isip-isip kasi minsan, wag lang yung pabigla-bigla ka na lang, diba? Kahit sabihin mo sana na nga mamis mo mga yan, dapat hindi mo ginawa yun. Kalap talaga yan, nakarating sa amin yung ano na yan, sa warriors yan, yung ano na yan, pero hindi namin pinakialaman yan. Hindi rin siguro ano nito, ni si Sven kasi walang nababanggit sa akin yan about dyan sa audio na yan. Yan ba yung mga sinasabi nyo na ano, marami siyang hawak na once na ano, ano ba yun, wag galitin ni ano yan, ni mami, kasi once na ano, marami siyang ilabas na ikakahiya. Hiyang map, ikakahiya ni Mami Marley. Diba? Pero nung time na yun, may nagsabi sa akin, yun lang ako. Kinabayaan ko lang, hindi lang ako nagsasalita kasi wala akong idea. Diba? Wala akong idea nung time na yun. Pero yung ginawa nyo ganyan ngayon, aiwan ko sa inyo. Ate Remy, Kaspe MLS, from ano, good morning po, from Kapsat Deskap, Tim Tano, diba? Pero pag anahan nyo lang, nandyan na eh. Tapos na. Kung ako na lang talaga sa'yo, sabi ko nga eh. Pagsabihan mo rin, siguro mananahimik din kami dito eh. Once na tumahimik, iziper yung maibang mamis mo dyan.
na huwag magbigay, huwag nalang pasa ng pasa ng mga ano, kasi hanggang gising, nung nandun ka pa naman, noon nandito ka pa, eh ano ka, yung mga conversation na yan or mga audio na yan, magpasalamat ka nga eh, dahil nung time na yun kinakampihan ka ni ano, ni Ma'am Nerissa, dahil sabi nga ni Mami ayaw niyang bigyan ng ano si Ma'am Nerissa kasi that time may sakit yan si Ma'am Nerissa, kaya wala siyang idea kung ano lang nangyayari sa inyong dalawa ni ano, ni Mami Merle. Hello Ma'am Remy Caspe, good morning, di ba? Tanggapin na lang kung ano yung ano, wag na lang yung inang parang yung ginawa mo diyan is parang ganti mo, pero hindi mo alam na ikakasama mo yun, yung pag-ano mo ganyan. Ikaw ang nasira dito, nasira ang pagtitiwala ni Ma'am Nerissa sa iyo. Dahil sa iyo lang tapos pababulaan ano, pagsisinungaling ka. Na wala kang ano, wala kang pinagpasahan. Paano nakalabas ng audio na yan? Eh sabi ni Ma'am Nerissa, sa'yo lang ipinana yan. Ipinasa. Bakit nakarating sa ano? Nakarating sa GC ng Marios, nakarating ko sa mga ano mo, hanggat nakarating sa kabilang barangay. Nakala mo siguro makagalit si Ma'am Nerissa kay Mami. Nanay niya yan eh. Kahit anong gawin, balibalik ta rin mo, nanay niya yan. Diba? Nanay niya yan. Kahit balibalik ta rin mo yan, nanay niya yan. Pag-awayin mo. Para makaganti ng ganun lang pa. Diba? Ikaw ang gumawa kasi ng ay ano dito, ikaw ang gumawa ng mali dito. Ikaw ang gumawa ng mali dito. Ay, ang gulo dito. Ano to lang. Maraming man naging ano, maraming naging hawak ni Mami Merle. Pero ito ang pinakagulo sa lahat. Ito ang pinakagulo sa lahat, lahat, lahat. Ito ang pinakamagulo sa iyo. Hello Sis Liza Regulata, good morning. Diba? Nakaka-dismaya lang sa totoo lang. Tapos blinak mo na rin ako. Ay, nako. Siguro sabay kayo dyan sa ano. Mami, mamis ko na isa na blinak ako. Siguro sinabihan. Ako dito, hindi kita minumura dahil may ano pa ako. May ano ako dito sa kaibigan ko. Yung sang ano, weekend. Sumama sa'yo. May ano ako, may respeto ako sa kanya. Kaya hindi kita binabanatan, hindi kita pinagmumura dito. Kumbaga sinasabi ko lang talaga kung ano yung pagkakamali dito. Ang ganda ng pagtanggap sa iyo ng takong ito. Sinira. Ikaw ang sumira. Tapos yung sasabihin naman ni Mars Rhea, yung pag-roll ko na, ganun kasi ganun, ano. Pagbutihin mo lang, Mars Rhea, pag-igihan mo yung pagtatangkol mo sa kanya. Malay mo lahat ng mga mamis niya, yung mga bit-bit niyang ano, bit-bit niyang, tawag nito, bit-bit niyang mga sponsor. Yung pagtatanggol mo, ano, magpalipad sila sa'yo. Kasi grabe ka talaga, nakakailangan ka talaga ng pera ngayon. Diba? Nandiyan sa ano mo, sa community mo. Kailangan mo na ano, parang nagdrama ka pa nga dun, diba? Kailangan mo ng ano, ng revenue. Kasi nga may kaso ka, diba? Yung sinabi mo doon sa ano. Hindi nagtitigil itong ano na to. Itong... Sabagay, hina-shout out niya kayo.
Sina-shout out niya kayo dyan. Sana mapagsabihan mo yung mga mamis mo na itigil na. Titigil din ang mga nandito, mga vlogger dito sa Team Apo. Titigil din kami yan. Wala ka nang maririnig. Wala ka nang maririnig sa amin na ano. Kasi kami, madali lang kaming kausap eh. Ano lang kayo kasi, nasasabihin nyo kami ang hindi nakaka-move on dito. Sabi ko nga, hindi naman kita in-idol. Kasi hindi ako naging madikit sa'yo. Dalawang beses lang ako nag-message sa'yo. Nung unang bago kang pumunta ng tech house, saka nung nanghingi ako sa'yo ng ano, mga picture mo. Dahil i-edit ko yung gagawin logo doon sa t-shirt na gagawin, yung gagamitin nila nung ano, nung tawag nito, nung concert mo. Yun lang. Yung mga pangako mo, napako. Yung pangako, nangako, napako. Diba? Nagagalit ka dito sa amin dahil ano, lalong-lalo na yung kay Sis Angie, kay ano, kay Sir Anino, nagagalit ka. Kay Ash, dahil alam nila eh, di ba? Marami silang alam, lalong-lalo na kay Ash. Kahit din kay Sis Angie, galit na si ano, si Chow na chup-chup kay ano eh, kay Sis Angie. Di ba, Chow na chup-chup? Sabihin mo mga bobo at tanga. Sino kaya mga bobo at tanga dito sa akin? Ikaw nagbabase ka lang. Sa mga nakakarating sa'yo, sa mga comment section lang, binabasa mo lang. Hindi kayo makapag, ano, hindi kayo makapag-rebat kung hindi nyo pinaano yung ano, pinapakigad nyo yung mga live. Doon lang kayo. Kasi wala kayong alam kasi, di ba? Doon lang kayo nagbabase. Para meron lang kayong masabi sa mga channel, sa mga ano nyo. Or yung mga may topic lang yan sa live nyo. Di ba? Doon lang kayo nagbabase. Wala kaming pakialam. Pakialaman nyo lang yung sa ano nyo kasi, yung nasa paligid nyo, huwag nyo lahat pakialaman. Linisin nyo muna yung mga sa paligid nyo bago kayo makialam dito sa bangko. Kasi pakialamera kayo kasi. Wala naman kayong alam. Nagbabase lang kayo sa mga nakakarating sa inyo. Nagbabase lang kayo sa mga ano na ipapasa sa inyo ng mga SS, di ba? Yung mamis niya yung nagpasa, yung nag-ano, yung pasa yan ng ano, ng audio, sana pinag-isipan mo rin. Pinasa sa'yo siguro rin ni ano, yung alaga ninyo ngayon. Dahil pinagkatiwalaan ka rin. Baka wala rin siyang intention. Diba? Hero Maria Estela Cabaga. Good morning, sis. Wala rin siguro intention ni Ram Castillo na, ano, na maipasa-pasa sa mga, ano, siguro akala niya siguro mapagkakatiwalaan ka din. Kaya pinarinig niya yun sa'yo. Diba? Eh ikaw naman, palipasa palagi mong tinatawagan yung tao na yan. O ano nangyari? Pinasa mo rin. Pinasa mo rin. Para ano? Yung sabi ko nga eh. Yung pagkakaibigan,
yung pag-ano nyo dito sa Team Abot Kamay. Pinagpalit nyo lang. Hello, si, ano, Sir Angel Angino. Grabe ang banat mo kagabi yan. Katulukan ko na naman yung ano. Gabing-gabi naman kasi na nagla-live ka. Tigil nyo na kasi, huwag nyo na kaming pakialaman dito. Yung sasabihin nyo, kami ang titigil dito. Hindi naman, grabe ba yun, masayang. Oh, diba? Huwag nyo kaming pigilan, Mars Rea, sasabihin mo. Sabi ni Mars Rea, ano, si Sir Anino, wala na raw tayong inano dito kung ano, puro ano lang daw tayo dito, puro content natin dito ay siram daw. Nag-umpisa daw sa akin, sa'yo, kay Angie. Lahat daw, mga kung ang ano natin is puro ram. Mm. Kaya nga eh. Nasabi nila, unano ka daw. Unano ka daw. Mga ulol sila, huwag nila gamitin si Ram para di tayo. Kaya nga sinasabi ko nga dito eh, huwag nilang gamitin din, huwag nilang i-content din si ano si Ram. Hindi tayo magre-rebat dito. Eh paano tayo titigil dito? Eh tayo naman ang nakakaalam kasi yung mga sinasabi nila, di ba? Wala namang puro kamaritesan lang harap sa isang birador or dream. Unano ako harap nila isa sa mga birador or dreamer. Unano ka daw. Sabi ko nga, kahit unano ka, eh, may dating naman, di ba? Tapos ito pa, Sir Anino, ha? Nainis ako itong osang, ano, osang Reyes na to. Pero yung nasa magpa-charming daw ako, tapos, di ba nagsabi si, ano, si Sis Anjo doon sa comment section mo, kaya, si comment section ni, ano, ni Aska Gabi. Kaya nga, ano eh, sabi niya, ano daw, binabanatan daw ako, nagpapa-charming daw ako kay, ano, magpapa-charming daw ako kay, ano, kay Ram at magpaano daw ako doon. Kaya sabi ko ba, kahit kanino nandito nga sa atin si Ram Castillo, hindi nga ako nagme-message sa kanya. Oh, wala na isa pumunta. Hinamon ko mga yan, nagpunta ako sa talk house ng anniversary, sabi niya. Ngayon, nung nandito sa atin si Ram Castillo, hindi nga ako nagme-message sa kanya kahit nga inaanuhan ako ni si Sir noon na, sige mag-message ka sa kanya, magtanong ka sa kanya, sabi niya ganun. Magsasagot naman yun. Pero never talaga ako nag-ano dyan kung walang importante. 2 times lang talaga ako nag-message dyan kay Ram Castillo dahil nung una, nung hindi pa siya pumunta ng ano, ng tech community, yun, binelcome ko lang siya sa yun na lang. Tapos hanggat pumunta ng ano, ng tech house, hindi talaga ako magme-message. Nag-message ulit ako sa kanya nung ano, nung tawag nito, nung nanghingi ako kasi nga may yung gusto ni Mami na ano, na picture na ilalagay sa logo, naka-edit. Eh hindi ko na ma-edit yun, hindi ko na maano yung kung paano ako mag-ilalagay sa logo, yun daw ang gusto ni Mami. So, eh, hindi ko makita yung picture niya yun. So, doon ako nag-message sa kanya na kung pwede, isend niya yung picture na to. Sabi ko kasi, i-edit ko ito na para sa logo ng t-shirt. Eh, sinagot pa nga niya ako, kinaumagahan niya ni. Oh, yun lang, 2 beses lang ako since nandiyan sa tech house, since nandito sa Team Abot Kamay, tapos sasabihin tong ano, itong osang na ito na nagpapacharming ako, tapos, magpaano na lang daw ako kay Ram. Eh kung siya ang namasa-masa ng puki nung osang na to, siya na lang ang magpaiyot. Sige, bastusan lang ang ano nila eh. Mananahimik ako, hindi ko na nga inaano yan. Nung nandito nga, hindi ko nga minemessage yan kung talagang magpapacharming ako or ano eh. Diba? Sila ang nag-umpisa, ginamit si Ram, binayaran. Overacting na nga yung mga ano nila, yung pagtatanggol nila diyan. Hindi nyo ba nakikita yung mga the way na pag ano nila, yung pagsasalita nila, overacting na, diba? Napaka-overacting, lalo na yung, kahit din si Nehaiz yung habang ano,
Diba, habang nagpapalipad yung ano, si Ma'am Justin Grace Gutual sa kanya, nagpapalipad din si Ed Star Juan. Ito hindi kami naiingkit, sabi ko nga eh, hindi lang naiingkit ng palipad ninyo kasi ako, may inaasahan din ako na sahod ko buwan-buwan. Kahit hindi ako mag-ano, kasi hindi pa naman ako na-monetize, diba? Habang nagpapalipad, Diyos ko, grabe, napaka-hyper din niya na mag-ano, diba? Grabe yung hyper niya na mag-tanggol doon kay ano, kay Ram. Hindi niya inisip na siya ang ano din nag-umpisa. Kung paano-ano, paano nakalkal ang buhay ng tao na yan, diba? Baka nakakalimutan nila. Tapos ganun din kay Marsh Rhea kahapon. Grabe, over, oh my God, gumaganyan. Oh my God, na-overacting ka na rin yung ano kahapon. Tatawa na lang talaga ako yung mga style ninyo, yung pananalita ninyo na ano. Kaya ano, eh dalawang araw na pinagtangkol mo, pero dalawang araw na rin na walang palipad sa iyo, di ba? Nakatulad kay ano, kay Pikwa, di ba? Nag-assume na pag once na pinag-anuhan niya, pinagtanggol niya si ano, dinepensahan niya si Ram. Kasi nung una kasi, di ba, nagmayabang, pinos niya, o di ba, o yun, lumipat ng bahay, nakala niya ito ano, ayan, may palipad, ganun, ano, di ba? Ganun kayo. Tapos kayo, papatigilin niyo kami, kayo ang nag-umpisa na nag-ano dyan, sumasagot lang kami dito. Hello, Miss Arlene Nakuray. Hello, Ma'am Gloria Ismot. Good evening po. Di ba? Nung nandito rin yan, nung binabas nyo nung panahon na yan, ha? Nung kinakalkal nyo ng buhay niya, nung kinakalkal nyo nung time na yon ng buhay niya, diba? Hindi pa nakakapasok ng TAC community, nasa lugar pa nila. Sino bang nagtanggol sa kanya? Sino ang unang-unang nagtanggol sa kanya? Diba si Ash? Si As at saka si May, Maring May. Pinagtanggol yan nung nandito rin sa ano niyan. Na yung sinasabi niyo na nade-depress siya dahil sa ano? Dahil sa amin dito, kayo yun. Si As nakakaalam lahat yan. Todo din ng tanggol sa kanya. Ano sa amin? May natanggap ba? Yung pagtatanggol sa kanya dito, di ba? Wala. Walang natanggap na may pagtatanggol namin dito. Walang natanggap na pasasalamat man lang. Bagkus. Nagalit sa mga tao na nagtanggol din sa kanya nung panahon na yun dito. Inisip mo rin sana kung gaano ka. Kasi nakita ko rin, doon ko lang nakita si As nung time na yun, nung sasalubungin kanila. Ha? Grabe ng ano rin niya sa'yo, supportan niya. Pero ano, siya pang naging masama, pinasama po, siniraan mo. Diba? Hindi ka ba nakukonsensya mo? Yung sa YouTube channel mo na nga lang. Ha? Dumating ka dito sa amin, sa TAC community, 47 viewers, subscribers ka lang. Wala pang one month. Monetize ka na. Sinong tumulong sa'yo? Hindi ba si As? Hindi mo nakita yung ano kasi yung effort. Yung mga tao din dito sa'yo. Mas lalong binigyan mo ng ano, yung mga nandiyan sa kabila. Yung sabi ni Chano Chop Chop, naiinggit si Angie dahil ano, sumama si Ram doon kay Ne Heights. Walang ganun, hindi naiinggit yan. Walang naiinggit dito, hindi naiinggit si Sis Angie or kahit man lang sa amin dito, walang naiinggit. Kung bakit ano, nasabi mo na mas nandoon kay ano, kay Ne Heights, siya sumama si ano kay Ne Heights. Si Ram, wala kaming pakialam kahit sino sa kahit saan siya sumama sa inyo. Wala kaming pakialam. Nabunutan nga ng mga nandito, ng ano eh. Kasi nung time na bumalik siya dito, 'di ba?
nagsitago, nag-ano, nawala ang mga ano, ang mga supporters ni Mami. Nagsitago sila kasi nga nasaktan sila nung time na yun, 'di ba? Kaya wag kayo masyadong ano. Wag kayo kasi masyadong paepal. Paepal kayo kasi masyado. Nakikialam kayo, nagbabase kayo lang sa ano, sa mga ganito, sa mga nakakarating sa inyo. Doon lang kayo nagbabase. Na yung mga ano, akala nyo siya lang ang tama dito. Kung may pagkakamali si Mami Merly, may pagkakamali rin din siya. Ganun lang yun. Diba? Deskap, hindi busy ako ngayon. Busy siya ng Sunday, si Mamrek. Diba? Parehas lang sila na may pagkakamali. Kaya sabi nga namin dito, silang dalawa ni Mami Merly lang. Silang dalawa ang makakasolve sa ano na po. Problema ito. Wala eh, nagtago na siya eh. Hindi na siya nagsasalita. Ayaw na niyang lumantan. Diba? Hindurotot ni Hyde, isaksak mo ang kipay mo kay Bukol, piknoy bo. Pikuy-kuy boy. Kaya nga, sabi ni ano, Chuna Chup Chup, ano, Ma'am Gloria Ismuth sa live niya kagabi. Naiingit daw si ano, si Sis Angie kay ano, kay ni Hyde kasi, ano, doon daw sumama si ano, si Ram. Ito inyong-inyo na yan. Wala kaming pakialam. At least yung mga nandito, nung umalis na siya dito, nung ano ni Mami, na talagang inatgo ni Mami. O ayun. Lumabas na yung mga ano, nagsitago. Yung mga nagtampo. Silabasan na, nagsibalikan na. Diba? Tapos sasabihin nyo dito na naiinggit kami. Walang naiinggit. Nung ano parang yan, nung tawag nito para makakaalaman mo, Chuna Chup Chup. Nung sabi na papunta ng ano, ang dami ng against na ano, kaya na maraming nagtampo kay Mami nung time na yun. Eh. Maraming sinasabi na doon sa GC ng ano noon na huwag na huwag ng ano, babalikin or ano, huwag na niyang, basta marami yung mga ano sa kay Mami mo. Pero hindi nakinig si Mami sa akin. Kasi pinakita niya talaga na minahal niya yung tao na yan bilang anak. Pero wala kami kasi nakita kahit yung pagbalik niya dito na sabi na ano, na bigyan ng chance, bigyan ng ano, pagkakataon na ano siya dito. O yun, nanahimik kami. Nang dahil sa pakiusap ni Mami Merly. Sabi ko nga eh, kung saan ka masaya, sige, suportahan ka namin. Yun ang sabi nga, ang ano namin kay Mami Merly nun. Hello, Sis Elvisa Makapas. Magandang buhay po, Ma'am Arlene. Nakuri at sa buong tamsak. Thank you sa pagtamsak, di ba? Nanahimik kami nun. Todo pakiusap niya. Ikaw may nagawa ka ba? Napakiing ano, na ano hanuan lang sana? Napakiusapan mo rin? Or yung mga mamis mo dyan? Na huwag lang maglabas or mag-ano? Maglabas ng mga SS or ano yung mga naipasa mo sa kanila? Ay, hindi. Hindi namin naramdaman yun. Hindi namin nakita, hindi rin namin naramdaman na ano na may nandyan pa rin yung ano mo kay Mami Merly. Pero tahimik lang kami, nakikita namin sa galaw. Tahimik lang kami nun. Nang dahil lang kay Mami Merly. Hello, Sis Maricias Brillantes. Good morning. And Tak Family. Sabi ni Spano, di ba? Hindi kayo kasi ano eh. Nag-isip-isip. Diba? Basta makabanat lang din kayo. Kami naman dito, huwag kayo mag-ano, huwag niyong i-content si Ram. Tatahimik din ng mga tao dito. At kayo din, mga ibang mamis na dyan. Tumigil na rin kayo sa kakapasa ng mga SS, kakapasa ng mga audio na yan.
Naku, kung ayaw niyong ma-stress yung alaga ninyo. Hello, hello, ano, Aken. Good morning. MLSO daw sa lahat, sabi ni Kent Garcia. Parang kabunsuan ito. Diba? Nakakadismaya lang kasi mga ganitong mga pangyayari. Binigyan mo ng second chance, binigyan niya mami ng second chance. Ang mga nandito naging tahimik nang dahil pakiusap ni Mami Marley na walang ano, wala nang manahimik kayo dyan, alang-alang sa akin. Pinakausap din niya kami na ano, inisa-isa rin kami mga ano, ng mga vlogger. Na kaya nga nag-independent vlogger kami, di ba? Kahit anong ano, pwede namin i-content, di ba? Pero nang dahil sa pakiusap nga ni Mami Marley, na huwag i-content, sabihan nyo bago kayo mag-live, bago kayo mag-ano dyan, sabihan nyo yung mga nagko-comment sa mga comment section nyo, na walang mag-ano, walang magsasabi ng hindi maganda. Di ba? Sa anak ko. Oh. Ilang beses ko rin ginawa yan. Pag may nakikita ako na nagko-comment noon sa ano ko, sa comment section ko, walang bad comments. Please lang. Oh, nakikiusap kami kasi nakiusap si Mami Marley noong time na yun sa amin. Tapos sasabihin nyo, kami ang balahura dito. Ang mga commentators namin, ang mga balahura dito, hindi nyo ba nakikita? Ha? Hindi nyo nakikita yung mga nandyan sa ano nyo? Sa mga comment section nyo, kung gaano silang kabastos din na magsalita sa amin dito, na akala mo, kilala nila kami at lalong-lalo na kay Mami Marley. Hmm? Oo nga, Ma'am Arlene, mahirap sa kalagayan nyo, naiipit kayo sa dalawa. Lalo na kay Ma'am As, kagabi napakinggan ko ang live ni Ma'am As. Sumakit pa nga ako kakatawa sabay sa tawa niya. Oo, ganun siya si As. Na ano talaga kami nung time na yun? Maliban sa pagsasabi ni Mami Marley tuong sa GC na ano, kasi meron kaming ginawa na GC na ano, nandoon kami lahat na ano, na independent vlogger, maliban din sa amin na ano, na warriors, na ano, independent na warriors. Meron kami mga GC din, nakikiusap talaga si Mami Marley yan. Pag alam niya na ano nung time na yun, pag alam niya na islat mo na yung ano, islat mo na yung magla-live, magsasabi yan si Mami Marley, please lang, please lang. Hello si ano, Romeo Pancho Man. Hello ma'am, hello sis Ophelia Osa, good morning. Diba? O please lang. O magla-live kayo, please lang, huwag niyong itapik ang anak ko. Pakisabi sa mga ano niyo, sa mga commentators niyo dyan, mga nagko-comment, walang ano, walang magko-comment ng hindi maganda. Ganun si Mami Marley sa'yo, nakikiusap sa amin. Pero kami kasi wala kaming nakita na pagmamalasakit mo sa kanya. Kahit nung sabi mo na nagkapatawaran kayo, nagkausap na kayo, pero wala. Hindi namin makita yung dating Ram. Yung unang-unang ka namin nakilala dito sa Sokmed. Hindi namin makita yung Ram. O kung gaano mo na ano. Hello, good morning, Uncle. Hindi namin makita yung tawag nito, yung care mo kay Mami nung time. Hello. Where you going? Oh, diba? Pero tahimik lang kami noon. At alam ko, ha? Alam ko. Pasensya yung nagsabi sa akin. Alam ko, ngayon ko lang iyan to, kung bakit ka nagkipag-usap kay Mami, dahil pakiusap, dahil ng pakiusap ng mga mamis mo na makipag-ayos ka kay Mami Marley, ngayon ko lang i-reveal to. Pinag-isipan ko, pasensya, yung nagsabi sa akin. Pasensya.
May nagsabi sa akin na kaya pala nakipag-ayos ka kay Mami Marley. Hmm? Dahil ang pakiusap ng mga mamis mo. Hmm? Dahil ayaw mo na talaga makipag-usap dyan. Ha? Kaya pala hindi namin makita yung ano yung care mo kay Mami Marley nung nag-ano na kayo, sinasabi ni Mami na okay na, ayos na ang lahat, ganito na, wala na sa tak, oo, umalis ka na dito sa tak lang naman. Ha? Maria Estela Cabahaga, good morning sis. Ma'am Elvira Macapas, MLSO, from Estela Cabahaga. MLSO, Ma'am Opelia Osa, from Estela Cabahaga. Ano sabi ni ano? Grabe pagtanggol at pagmamahal ni Tita Marley sa artist niya, pero siya hindi ko narinig na pinagtanggol. Wala. Kahit may usapan nga sila eh. May usapan sila na once na ano, dito sa side ni Mami, siya ang magtatanggol sa kanya. Pagsasabihan niya dito, kaya nga si Mami, ibinigay niya yung ano niya noon na ano, di ba, palagi tayo pinagsasabihan kahit sa live niya, di ba, kahit may mga ay, di ba, nangyari kay ano, kay sisiban niya, di ba, na pagsalitaan ni Mami ng ano, di ba, kasi talagang galit si sisiban niya noon, di ba, o napagsabihan ni Mami ng ano, ng hindi maganda, di ba, o at least si sisiban niya, pinakita pa rin niya na mahal niya si Mami Marley. Naglaylo lang siya doon sa mga live ni Mami noon. Dahil nga siyempre, alam niya nagalit si Mami, 'di ba? Dahil nga sa pagtatanggol niya kay ano. Marami rin nasaktan si Mami dito nung time na 'yon, 'di ba? Pero siya, anong usapan nilang dalawa ni Mami? Na pagkaano, pagka may magsasalita sa kanya na ano, si Mami ang bahala dito at siya rin sa bahala sa side niya, 'di ba? Pero ang katwiran naman mga doon, una naman doon ang babalahura sa kanya, wala daw. Ganun ba yung mga katiran ng mga ano, yung mga ibang mamis niya diyan, 'di ba? Opo, Ma'am Arlene, napanood ko yun. Hirap talaga yung gusto ko magalit kay Mami. Pero hindi ko rin pwedeng gawin kasi para sa akin, mali si Mami. Pero hindi mo rin masabihan kasi mahal din. Mahal ko din si Mami. Kaya nga eh. Kaya nung time na yun talaga, nag-ano lang kami yun. At saka pinalang-alang ko na rin talaga kay Mami at saka sa mga ibang mamis na dyan. Kasi naging kaibigan ko nga. Diba? Tapos ito nga na pag-alaman ko talaga. Na itong pag, ano niya pala nito, yung pagbalik niya ng Maynila na ano, kinausap ng mga mamis niya na makipag-ayos kay Mami. Ano yun? Ginawa ka talaga nilang robot? Sunod-sunuran ka sa kanila? Sila ba ang pinapakinggan mo kaysa doon sa manager mo? Sige nga. Yung inyo na Hindoroto at Nehals Rea, pokpok, arp-arp, malibog sa bogol, lamunin nyo na si Epikoy-koy. Yan, nagagalit na si Ma'am Ann Gloria Isin. Diba? Eh kung talagang labag ang kalooban mo na makipag-ayos kay Mami Marley, sana hindi ka na sumunod ang pakiusap. Kasi hindi na lang itong isang beses na narinig ko to, kahit nung nandito ka pa doon, nung nasa tuck house ka pa, diba? Ay, sa tuck house ka pa ba yun? Or ano? O nakalabas ka na yata. Pinilit ka na naman ng isang mamis mo, ha? Na mag-comment ka doon sa live ni Mami Marley, kaya napipilitan ka lang. Napipilitan ka lang na mag-comment nung time na yun. Alam ko yun. Kasi may nagsabi din sa akin, pero tahimik lang ako kasi nga, sabi ko, bahala kayo dyan, problema nyo yan. Diba? Sunod-sunuran kayo eh. Wala kayong, ano, wala kayong kusa na, ano, na hindi iuutos ng ang mga mamis mo dyan, yung kapaligid sa'yo. Oo. Kung labag pala ng kung labag yung ano yung kalooban mo makipag-ayos kay Mami nung bumalik ka sa Maynila, kahit anong sinabi sana yung mga mamis mo diyan, hindi ka sumunod. Sumunod ka lang sa kanila dahil
may tinatanaw ka na utang na loob, ganun ba yun? Or sila ang pinapakinggan mo, mas ano sila sa'yo kaysa doon sa manager mo, diba? Nagtaka talaga ako na nasabi sa akin, hagan, akala ko kusa mo yun. Yung pagpunta mo doon na humingi ng ano, yung nag-usap kayo ni mami, naghingian kayo ng ano, ng sorry. Pero hindi mo pala ano yun, kusang loob na pumunta doon. Nagugulat ka, bakit alam ko to? Nagulat ka, no? Dahil na alam ko na ano, kaya na hindi ka nagkusa or hindi ka pupunta talaga makikipag-ayos kay mami kung hindi ka inutos, hindi inutos ng mga ibang moms. Sunod-sunuran, naging ano ka, robot ka sa kanila. Diba? Bakit nung ano ba, nung time na sinabihan ka ni mami na kukunin ka niya as a talent niya, inutosan ka rin ba na sige, napunta ka na, diba? Ang gano'n, diba? Wala naman ba kasi hindi mo pa nakilala, isipin mo rin sana. Nang dahil kay mami, nakilala mo yung mga bitbit mo ngayon na mga supporters at saka mga sponsors mo. Kung hindi dahil kay mami mo. Kaya pala hindi namin makakitaan yung ano, yung care mo doon kay mami. Na kahit yung pagtakbo niyo sa ano, sa pagtakbo-takbo niyo sa may ano, sa may kalsada, yung pagtawid kayo. Makikita mo 'di ba mga ano, mga nandito katintak na ano. Makikita mo or maramdaman mo kahit dito lang tayo sa ano, sa mga live or doon sa ano, doon sa mga in-upload ni mami. Makikita or maanong kikita mo kung may care siya or may kuplastikan lang yung pagkikare niya kay mami, di ba? Ang nakita ko doon is kaplastikan. Wala talaga yung puso niya na yung care niya kay mami. Wala. Mm-mm. Si mami lang kasi talaga ang matigas din kasi minsan ng ulo ni mami. Ano mami? Sorry mami. Makikita mo naman talaga na peke siya dahil sa pera nagbait-baitan siya para may makuha siyang sponsor sa talk. Nakuha naman niya ang Au Au family. Di ba? Kahit nung ano pa, nung meron kayong tampuhan na naman ni mami, inutos lang sa'yo yun, ayaw mo mag-comment, pero pinakiusapan ka ng isang mami mo na ano, na mag-comment ka man lang doon kahit isa na ano. Oh, di pa nagpasalamat pa ng ano ng mami mo kasi nga nandoon ka nga nag-comment ka pero sa pilitan yung pag-comment mo doon. Para sa akin, Ma'am Arlene, nalibog ang sumama at kumampi sa bukil. Nipipi ko yun. Di ba? Oh. Kaya hindi lang si Mami Marley ang may pagkakamali dito man. Kung may nagawa man si Mami Marley ng mali sa'yo, mas malaki ang nagawa mong pagkakamali. Kasi maraming alam, maraming revelasyon na walang alam si Mami Marley. Nagugulat na lang yung mga lumalabas na revelasyon din dito. Kasi isa-isa yung lumalabas. Ayan si Mrs. Angie, diba? May mga linabas. Diba? Ganon din kay Sis As. Meron din mga ano. Kaya sabi ko nga kay Sis As kagabi, ilabas mo na lahat na nalalaman mo. Pero sabi naman niya, huwag unti-untihin. Kasi si As, hindi natin maano yan. Kasi palagi niya nakakasama kahit saan sila pumunta, di ba? Kahit sila pumunta, mga nandiyan. Pag once na nagsabi, may puntahan, kayo punta kayo dito. Automatic yan, napupunta yan si Sis As yan dun. Kaya mas tagal-tagal na nakasama niya si As. Kaya alam ni As, naobserbaran ni As kung ano yung ano, kung ano talaga siya, 'di ba? Pero ano, naging kaya sabi nga ni Mami, 'di ba? Bakit tahimik? Bakit hindi ka nagsabi? Walang ano. Kasi sagot ni Sis As, 'di ba? Sagot niya, ayaw niya ng gulo. Kaya pinabayaan niya. Pinatunayan lang ni Sis As na talaga dito siya talaga sa TAC community. 'Di ba?
Natatawa talaga ako sa mga ano, sa mga revelation, yung mga nangyayari ngayon sa totoo lang. Kaya alam niyo ba 'yon na kung tumigil kayo diyan, pagsabihan mo yung mga mamis mo, lalong-lalo na yung mga naglalabas ng mga ano, yung mga sinend sa'yo na mga video, yung mga audio, mga screenshot na yan. Sana hanggang sa GC mo na lang yan. Pigilan mo na yan saka sa kanila. Hindi ka mai-stress. Kasi ikaw din naman ang gumagawa nito. Ikaw ang susi dito para tumigil lahat ang tao dito. Kasi si Mami rin, susi rin niya kami, si Mami ang susi rin namin dito. Now, once na wala na kami marinig yan at sasabihin din ni Mami na okay, wala na kayong maririnig, huwag na kayong mag-rebat, wala na. Ganon kan kasi sinusunod namin ng ano, ang founder dito. Sinusunod namin ni Mami kung ano yung ano niya. Sabihin niya sa amin. Pero yung sabi nga niyan, pakiusap nga niya nung nakaraan, yung sabi niya na huwag na kayong mag-rebat, huwag niyo nang itapit si ano, si si Ram para matapos na lahat, wala nang ano. Kasi ako ang ano, ako ang nababalikan dito. Hindi ako sumagot doon sa live ni Maring May noon, pero doon nung ano, may tumawag sa GC namin ng ano, magsabi talaga ako doon kay Mami. Sabi ko, Mami, hindi mo kami mapipigilan dito. Kasi habang ano ka ako, habang nag-ano sila ka ako, nag-ano, tinatapik nila si Ram, alam nga na hindi kami sasagot. Kaya nga independent kami eh. Kaya sabi nga ni Mami, wala akong magagawa kung yun ang desisyon ninyo. Basta ako, sinabihan ko na kayo. Kung ganun ka sana, ha? Kung ganun ka sana, na patigilin muna. Huwag na kayong magpasa na kung ano-ano dyan. Huwag na kayong para maano lahat, matahimik na ang lahat at hindi na ako ma-stress. Tumigil na kayo. Ganun sana sasabihin mo sa mga kasama, yung mga ano mo dyan, sa mga mamis mo. Eh wala sanang ganitong gulo. Wala kaming magre-repat. Dito nag-ano lang kami dito. Nang bawat ano yung mga nandiyan, yung mga sinasabi, tinatapik ka, eh, kailangan naman na hindi kami magre-repat. Hindi namin pagtatanggol si Mami Merle dito. Kasi ang lumalabas dito is parang si Mami Merle na talaga ang lahat ng may kasalanan. Yung sasabihin niyo na walang ginawa siyang ano, off day ko ti ano, ang Gloria is mo, tapos wala akong trabaho. Nag-aantay lang ako ng ano, ng oras ko. Kasi 11 o'clock pa kami magkikita ng hipag ko. Hindi naman po. Nakabihis lang, Ma'am Gloria is mo. Ako ang sabihin dito. Wala akong kati. Wala akong panahon. Ayaw ko ng lalaki. Kadit ko yung sister-in-law ko. Kasi lang sabi niya sa akin, hindi naman ako Katoliko kasi. So, yung hipag ko kasi sabi niya, ano mag-ano daw muna, magsisimba daw muna, 11 o'clock kami magkita. Kaya umalis na lang ako sa bahay kasi tulog pa yung mag-ama. Yung amo kong lalaki at saka yung alaga ko. Yun nga ay masakit, may respeto at mahal natin si Mami, pero si Pyok walang respeto kay Mami. Grabe siya, bastos. Kaya nga eh. Alam mo nung ano pa, nung grabe ang pangtakip namin sa nung time na nung ano, 'di ba? Kasi ayaw namin mapahiya ang anong time na 'yun, yung kinanta mo, yung naghihintay na nag-Pyok ka. Grabe ang pangtatakip namin sa iyo noon. Kahit binas ka na, binas ka talaga yung mga nandiyan, yung mga kampi mo ngayon. 'Di ba kung ano mga pinagsasabi nila? 'Di ba sila ang tumawag sa nang piyok-piyok, 'di ba? Itong si ano noon, itong si tawag nito. Sino ba yung unang nag-ano noon? Na nag-ano sa iyo na piyok-piyok-piyok na ang tinawag kanila. Pinagtakpan ka namin dito lalong-lalo na si As noon. Pinagtakpan ka namin dito kung bakit ka nagano, pero talagang nagpiyok ka noon. Kaso lang para hindi ka rin mapahiya, parang umiyak ka na rin, parang gano'n na ano, 'di ba? Pero sino ang namintas sa iyo noon, 'di ba?
Yan, mga kakampi mo ngayon dyan sa kabilang barangay. yung pag-an pala namin sa'yo is baliwala. Binaliwala mo. Diba? Oh. Kawawa si Mami, Ma'am Arlene. Mag-live siya, pilit niyang pinagtangkol si Pikoy. Pero si Pikay, kahit minsan, hindi lang man pinagtangkol ang Mami. Pati ako, Ma'am, nasasaktan kahit silent. Oo. Grabe todo ng ano niya. At saka yung sinasabi ko dito, totoo yung may una naman silang nagkaanuhan noong time na yon, yung una silang nagkatampuhan. Di ba? Kung hindi lang pinilit ng isang mamis niya na mag-comment dun sa comment section ni Mami, ayaw niya talaga. Pinilit lang ng isang mamis niya para mag-comment dun. O, ito naman si Mami, natutuwa kasi nandoon nag-comment, pero hindi alam ni Mami. Pinakiusapan lang yun. Kaya lahat ng mga ginawa niya sa pagko-comment niya noon sa nung may tampuhan sila ni Mami, hindi niya kusa yun. Pinakikiusapan lang siya. Totoo itong sinasabi ko, hindi ako nag-ano, nandito pa yung conversation namin. Yung isang mamis niya talaga, nasabi daw niya na mag-comment ka dun. Kaya kasi sabi ko, ay nakakatuwa naman, ano, okay na pala sila ni ano ni Mami at saka ni Ram. Sabi ko, kasi yung unang tagkatampuhan sila. Kasi nandoon nag-comment. Tinawanan lang ako. Anong sabi? Pinakiusapan ko lang yan na mag-comment siya. Oh. Diba, diktador? Oo. Oh. Okay lang yun sa akin naman. Wala yun. Oo naman. Alam ko naman po eh. Ako kasi yung sabi ko nga, Ma'am, ano, Gloria is not. Since nakipaghiwalay ako sa asawa ko, parang may phobia ako. Kaya saka ayaw ko, sabi ko, ano rin ako talaga, yung nakakonsentrate, lalo na yung mga anak ko no is, ano, nasa, yung isa is high school. Ayun, high school na pala yung panganay ko nung naghiwalay kami ng asawa ko. High school siya noon. Tapos yun, nag-concentrate ako sa kanila. Kasi lalo nung nandito na ako sa Singapore. Kasi alam ko na pupunta na, ano na sila. Kasi magkasunod lang yan eh. Alam ko na na ang college, pag-college is mahirap magpa-aral, diba? So talaga nag-concentrate ako sa kanila. Hindi ko naman maanuhan na may mga nanligaw naman. Lalo na alam mo naman pag yung mga nandito, diba? Alam mo naman yung mga nandito, yung mga ibang lalaki na ano. May mga nanligaw lalo sa mga ano, sa mga sa sockbed na yan, pag may ano, di ba? May mga nag-ano-ano dyan. Pero wala, hindi ko talaga ano niyan. Nag-concentrate talaga ako sa mga anak ko. Nag-isip ako nung time na yun. Kasi ang mahal magpa-aral sa ano sa college, di ba? Eh, tapos dalawa na sila noon. First year college, saka second year college. Eh, nasa private school pa sila noon. Kaya ngayon, para dala-dala ko. Sa totoo nga lang talaga, eh, hindi ko naman inaano na, ano, kahit pangit ako. May mga nag-ano naman dito sa akin, pero wala, din inaanuhan ko lang sila. Minsan sinasabi ko, pumunta ako ng Singapore. Sabi ko, maghanap ako ng pera, hindi maghanap ng ano, ng boyfriend. Yun ang ano ko. Kasi mismo yung ano, yung hipag ko dito, na ano, nakapatid ng husband ko, ex-husband ko. Ano yan, tawag nito, okay kami niyan, yun ang katagpo ko ngayon. Siya pang minsan nag-ano sa akin, sabi niya, mag-ano ka na ate, sabi niya gano'n, mag-asawa ka na, ng ano, sabi niya gano'n. Total, wala naman na kayo ng kuya ko. Okay lang, sabi ko wala, ayoko. Eh, hindi talaga natin maanohan yan. Totoo yan, ma'am, ano, hindi talaga maiwasan, di ba? Minsan-minsan lang naman na ayan nga lang eh. Magbihis. Kasi karamihan pag naglalive ako, hindi ako nakabihis. Karamihan nakaano ako, 'di ba? Nakapang exercise ako, 'di ba? 'Yun ang ano, ikaw ngayon nakabihis. Wala rin akong ano. Kaya yung salagang ano ko, balikan natin 'yan. Puro satelitan. Unat pang it is so beautiful is true no wala ba ikaw talaga salamat kung ganun Ma'am Gloria is mode. Diba?
Kaya yung kaya pag nagko-comment dati kay Mami na yan, nakikita ko na may pag may tampuhan sila ni Mami na nagko-comment doon. Hindi na ako naniniwala, nakusa niya yun na nag-aano, nagko-comment. Inuutos yun. Oh, 'di ba? Ngayon ko lang din na ano to sinasabi. Ano ka, ginagawa ka nilang robot, inuutosan ka. Siguro wala kang magagawa rin kasi alam mo na sila is marami na silang ano na itulong sa iyo, 'di ba? Ganun lang. Ang masakit lang kasi dito is ano eh. Alam niyo ba 'yon? Ang masakit lang dito is yung yung alam mo na pinagtatanggol mo siya, pinagmamalasakitan mo siya, 'di ba? Ayun pala, puro ka plastikan. Yung ano, puro ka plastikan. Paki ano daw itong ano, paki support daw itong ano ni Sir Anino, nagbabasa siya ng ano, ng link niya dito. Siguro yung sa isang bahay niya ito. Please support my. Ano yun, Sir Anino, yung sa ano mo to, Angel Anino ba ito? Ah? Mamaya, mag-ano ako. Sir Anino, narinig mo ba yung sinasabi ko dito na yung pag-ano niya pala, Sir Anino, sa takin? Oh, okay, mamaya papuntahan ko. Kaya pala nakipag-ayos kay ano, para mamaya sa live ko. Ano pala, Sir Anino, yung pagpunta niya pala doon sa ano, sa tech house na nakipag-ayos kay Mami, utos din pala ng ano, ang mga ibang mamis niya. Utos lang ng mga ibang mamis niya yun na ano, na makipag-ayos kay Mami. Tapos yung mga ano, pagka yung nagko-comment dati sa ano, inuutos din ng mamis niya, mga mamis niya, para mag-comment doon sa ano, sa live ni Mami. Oo, ayaw niya talagang ano, kaso lang pinilit daw talaga siya na makipag-ayos kay Mami. Yun ang nakarating sa akin. Utos sa mga ayaw na talaga pumunta ng tech house yan, drama lang. Kaya yung mga pinapakita niya, kasi yung pinapakita niya gano'n na pag-ano niya kay Mami noon. Wala. Baon kasi sa utang na loob sa ARP-ARP kasi may planong mga ARP-ARP sa tech house. Mm. Kaya nga eh. Ano tong sinis ni Anong Maring na? Naka-live pala si ano. Alam nila kapag nasa tech house si Ram, magulo ang tech community, ginagamit nila. Oo. Ginamit talaga nila para magulo lalo. Kaya tingnan mo naman ang kalabasan, 'di ba? Ang kalabasan ng ano no. Akala natin totoo lahat, di ba? Ay, nako. Alam na kapag nasa tech house, sira magulo ang tech community. Talagang kinugulungan nila eh. Talagang gusto talaga nila talagang ano. Talagang may plano talaga silang magtayo talaga siguro. Kasi tinatanong ko yung isang mamis niya nun, sabi ko, kung may ano, wala daw binubuo na ganun. Kahit anong tanong ko na ano, wala daw. Walang katotohanan, walang ano, sabing ganun, walang GC ng ARP-ARP. Yun ang sinasabi sa akin noon. Saka walang ano, bakit kami magtatayo? Hindi naman namin kaya na ano, ganun sila eh. Hindi namin naman sila kayang, hindi namin siya kayang ano, sabi ng ganun, na pa
ano daw sila na i-manage siya, ganun. Mga kalaban natin, di ba? Style ng aasar sa mga... Oo, ganun nga ang ginawa nga nila eh. Alam ko kung sino talaga yung promotor dito eh. Siya talaga yung promotor nun. Yung leader-leader nila dyan. Siya ang promotor. Sa lahat ng mga ano, yung mga pakiusap niya na ano siya lahat. Totoo yung sinasabi ni ano na siya lahat talaga ang ano pinapakinggan. Tama ba ako sa sinabi ko sa live ko? Oo, tama ako, walang ano. Mm-mm, tama 'yun. Yes. Siya lahat yung ano, yung nakikipag-usap sa kanya, siya lahat ng yung inuutosan niya na ano na makipag-ayos, yung makipag-ano na mag-comment, ganun. Pati daw yung ano noon, 'di ba, nagka-problema na si ano, nagka-problema na si Mamit sa kasi Ma'am ano noon, si Ma'am Jasmine noon. Nag-inaantay ko sa ano yung hipag ko, Mari. Good morning sa iyo, Maring ano, Maring Annabel. Inaantay ko yung ano, yung hipag ko 11 o'clock daw kami magkikita. Eh wala akong ano ngayon, racket. Eh 7 o'clock umalis na ako sa bahay. Eh 11 o'clock daw kami magkikita ng hipag ko. Kaya nag-live ako kasi hindi ka naman nag-live. So kung hindi utos ng kanyang Alipores na humingi ng sorry, hindi niya siya magsasorry. Hindi, oo, ano, Ma'am Gloria Ismo, totoo yun. Kung talagang hindi siya inutusan na makipag-ayos siya kay ano, makipag-ayos siya kay Mami, hindi talaga siya pupunta ng tuck house. Lately ko lang nalaman yan. Kasi sabing ganun na, kung hindi namin, ano sabi, kung hindi namin sinabihan yung mga ibang mamis niya, kung hindi namin sinabihan na kung hindi sinabihan, sabi niya ganun, kung hindi siya sinabihan na ano, na mag-sorry kay ano, kay Mami, hindi siya makikipag-ayos kay Mami Merly. Dahil inutos lang ng mga ibang mamis niya, kaya nagpunta sa tuck house at nakipag-ayos kay Mami. Pero ulo ka, pare. Nandiyan ka na sa tuck house? Ming, sa utak ng lokarit na siniksik ang dibdib niya, braso ng anak-anak niya. Sir Anino, ha? Totoo yun. Nagtaka nga ako eh. Sabi ko, ha? Sabi ko, akala ko ba, ano? Sabi ko, akala ko ba, kusa yun na, ano, hindi daw. Talagang ano sila, kinausap nila. Yung mga ibang mamis niya, kinausap siya na makipag-ayos siya kay Mami Merly, kaya nakipag-ayos siya. O, di ba? Parang nakakaano, di ba? Parang ginawa nila dito na katawa-tawa, ginawa nila dito si Mami na tanga, di ba? Nandun lahat eh. Di ba? Di po gagid kong mag-sorry, wala problema ang taksya, ang magdala ng ginagawa niya, wala pakels na ang atak community. Hindi! Okay lang naman sana kung kusa siya, pero hindi, inutusan lang daw. Mm-mm. Sinabihan lang siya na ano, mag-sorry. Kaya pala nag-ano, di ba? Nagulat lang talaga ako, sa totoo lang. Good morning, gandang Annabel, punta kaya. Tak, nasa tak na yata, nandiyan na ba kayo sa tak ngayon? Sa tak house? Di ba? Kaya pa kasi nagluluto ka pa. Sila, si Dance Kirapulapo nandun yata. Hello, Ma'am Annabel, MLSO. Ba't hindi ka nga nag-live? Kaya napalive na lang ako kaninang 7 ano, o'clock. Kasi nakita ko, hindi ka nag-live. Kaya nag-live na lang ako, sabi ko. Pero nakita ko live, kasi lang nakita ko for what's hour. Eh sabi ko, hindi siguro magla-live to. Kasi once na nag-ano ka ng ganun, wala na, hindi ka na mag-live, di ba? Ay nako, kung ako sa iyo, wag kang sunod-sunuran, ginagawa ka lang robot.
ginagawa kang robot, kawawa ka. Baka bandang huli, sila ang iiwan or ikaw ang mang-iiwan sa kanila. Nasa dalawa lang yan. Ikaw ang iiwanan na hindi ka na nila susuportahan ng tuloy-tuloy or ikaw ang mang-iiwan sa kanila. Pero sabi naman yung sa comment section, ewan ko lang, ba? Diba? Mas maganda na ipakita mo sa gawa kaysa sa salita. Ba? Diba? Ganun lang yun. Kasi sabi yung nabasa ko doon sa comment section na ano daw, sumikat ka man daw or hindi, nakasuporta pa rin sa'yo. Sila sa'yo. Tingnan lang natin, 'di ba? Ma'am Dasky, mamaya lang nagluluto lang ako. Nasa EDSAN na lang, kasi malapit na 'yun kung nasa EDSAN na siya. Busy ako, Mari, kanina may gumagawa kasi dito sa bahay. Wawa ka naman, Mari. Linggo may gumagawa, mga nagka-carpenter. Pag linggo may trabaho pa rin diyan, 'di ba? Sana naman mag-isip ka ng mabuti, 'di ba? Wala eh. Mas pinairal mo kasi yung ano, pinairal mo yung tawag nito, yung pera na ano, 'di ba? Yung sabi kasabihan nga na ano, mas masarap gastusin ang pinaghirapan mo kaysa yung ano, hindi mo pinaghirapan. 'Di ba? Yung ganyan ka lang, nandiyan na kaagad yung pera, gagastusin mo, parang hindi masaya, mas maganda talaga. Mas masaya ako yung pinaghirapan ko, nagagastusin kaysa yung ano, yung binibigay, 'di ba? Siguro kita na lang tayo sa TAC. Buti pa kayo nagkita-kita kayo sa TAC, 'di ba? Mahigit sa linggo na lang. Next week na ano na. 'Di ba? Ma'am Arlene, kinig lang ako muna. Okay lang, sige. Palapit naman na akong matapos. Hindi ko nga alam kung ano, anong oras pa lang, alas 9. Diba? Alas 9 pa lang naman eh. Kung ako sa'yo, sana hindi mo pinaano. Ay, pupunta rin si Sis Angie? Pupunta rin ba si Sis Angie ngayon sa TAC House? Buti pa sila. Oh, masaya si Pikoy na magtanggap kasi batugan nga yung ginagamit niya ang peking bulol. Ay, bukol. Shout out sa lahat guys. Busy lang. Sige, magluto ka na dyan. Para makapunta ka na doon. Marami yata kayo pupunta ngayon sa TAC House, diba? Buti pa sila. Oh. Happy-happy sila dun. Yes, Mari, pupunta siya on the way to TAC House. Oh, goryon. Kakaingit naman kayo. Ako kaya, kailan ko kaya maranasan niya. Kailan ko kaya maranasan niya. Ganyan na ano, yung happy-happy nyo dyan. Yung sama-sama kayo dyan sa TAC House. Ano meron sa TAC House nyo? Ano sila, kasi diba, manalalapit na ng ano, Sir Anino. Nalalapit na ang anniversary. Mag-usap-usap sila kung ano yung mga dapat gagawin. Kasi siyempre yung preparation, di ba? Yung mga magde-decorate doon. Siguro yan, pag-uusapan siguro nila. Ngayon. Si As din siguro, on the way na rin siguro yan. Ang ano yata, si Elsie nandun na eh. Di ba? Ay nako, nakikita nyo kasi na masaya na si Mami Merle. Wala ka nang makitang stress ni Merle, 'di ba? Kaya ano, Mari, sa pag-uwi mo kaya natin magsaya anytime. Sa ano, talagang ano ako nito, one month vacation ako diyan sa Pinas, 'di ba? Itong ano, kasi magbilang na lang tayo, nagka-countdown nga ako eh. Get together every Sunday, happy time sa TAC House. Ay, oo nga pala, sorry, mga fans ko na naghihintay sa akin sa anniversary, hindi nyo po ako makikita, madami kasi akong guesting, sorry po talaga.
Tira ulo ka. Marami ka ba talaga? Marami ka talagang gigs. Ah? Ilang gigs ba yan? Ah, ilang gigs ang pupuntahan mo? Marami ba? Marami ba nag-invite sa'yo? Wala pala siyang sariling utak si Picoy girl. Uto-uto talaga. So, kung sinabi sa kanya tumalon siya sa bangin, tatalon siya si Raulo. Kapag girl. Oo. Nung sasabihin yung ano, yung may butas. Ito? Ano sasabihin? Yung kamay, yung may ipapakuha sa'yo sa butas, yun pala may ano doon. May ahas doon, may tutuklawin ka, aanuhin mo yon, susunod ka doon kung may ahas yung butas na yun na iutos sa'yo na ano, na oh, ano yung mga nga yan, sabi nga nun, may kukunin ka nga dyan yung pala may ano, may ahas doon sa may butas, di ba? O, di, wala, kagat ka. Kung ganyan lang, sunod-sunuran ka, kailangan din, mag-isip-isip ka din minsan, hindi yung talaga lahat is inuutos sa'yo. Ganun lang yun. Opo, kasi lalaban naman ako sa international scene. Ay talaga, sige, go! Go, maganda yan. Pamas lalo ka makilala, di ba? hindi na sa si tita, magsuka na lang sila sa inggit. Hindi, kasi nakikita nila lang ngayon na, kumbaga nakita natin yung aura niya ngayon ni mami, compare mo yung mga nakaraan buwan, di ba? Hello, sir. Ah, I'm waiting my sister-in-law. Oh. Diba? Diba? Oh. Nakikita nila kasi nila na si mami is wala ng stress. Nakita na nila talaga na masaya na with Jess Soriano. Diba? So, gumagawa na naman sila ng pagka-stressan yung tao. Gusto talaga nilang nakikita si mami na umiiyak palagi sa isang sulok. yung gusto talaga nila na makita talaga ni mami, makikita talaga nila si mami na lugmok na lugmok, 'di ba? Ganun. Ayun, napaka-brutal ba 'yun? Napaka-brutal sila. Ayaw talaga silang magsitigil ba? Ganun lang 'yun. Ay nako. Opo, kasi lalaban naman ako sa international singing contest. Okay lang yan. Pero huwag pasigaw ha, yung mag-practice ka. Sir Anino, mag-practice ka, pero huwag pasigaw ha, yung pagkanta mo. Huwag pasigaw. Kasi pag kumakanta ka naman, pasigaw naman. Kasi yung pag kumanta ka, pasigaw ka. Ikainis ka eh. Bigyan mo naman ng konting ano, pag kumanta ka, ano naman ng hindi yung pasigaw-sigaw ka. Matagal na move on ang tak-happy-happy lahat at nagbalikan ang mga nagtago. Let's enjoy the coming second anniversary, team. Abot kamay, sabi ni Ma'am si Opelia Osa. Ate, mare, money is moving, yun lang yun. Kaya uto-uto. Money. Diyos ko. Hindi na po sisigaw. Promise, pipiyok naman po at gagaling na nga ang acting ko. Sabay iiyak ko pa para piyok at pero pag ano, pag ikihan mo, yung talagang hindi mahahalata ng mga ano, mga bashers mo. Ha? Baka mamaya naman yung pagkanta mo is pagpumiyok ka, tapos halatado yung pagpumiyok mo. Kaya anuhan mo, i-practice mo yun. I-practice mo. Yung hindi halatado na ano, na magpiyok ka. Ganun yun. Eh, ikaw yung kanta mo na ano, minsan na nagpiyok ka. O, di, maanuhan ng mga kalaban, mapupuna ang kalaban. O, di ba? Kailangan i-practice mo yung pagpiyok mo na hindi halatado sa ano, sa mga bashers mo. Sir Anino, at yung Opelia MLSO, natawa si Sir. Dapat isipin mo, Pikoy-koy, kung alin ang tama at mali. Sira talaga ang ulo mo, Piko. Girl, sabi ni ano. Hello, si Sensei. Sabi ni Ma'am Gloria Ismot, ba? Diba? Anuhin mo kasi. Mag-practice ka, Sir Anino. Hindi po na mahalata kasi sasabayan ko pa ng acting na nanginginig ang katawan ko sa bahay ko. Sorry po, galing ako sa sakit. Kasi galing ako sa sakit. Saan siya banda na depressed?
Sir Anino, Ma'am Arlene, block ako sa FB at may... Ako din! Naka-block na ako. Naka-block na ako. Dalawang account ko naka-block. Hindi naman ako nagme-message sa kanya, okay lang yun. Sabi ko nga, 2 times lang ako na nag-message sa kanya nung welcome ko siya na nasa lugar pa nila, nag-welcome ako. Sabi ko, welcome sa ano, sa TAC community, ganun. Na sana, sabi ko, okay na ano ka dito sa amin, sana yung pagpunta mo dito, hindi ka ano, hindi na iiyak si Mami Merly. Sabi ko, masaya kami at appele mo dito sa TAC community. Nga ganyan ako. Yun ang unang message ko sa kanya noon. Nasa ano pa siya, nasa lugar pa nila. Pangalawang message ko sa kanya is nung ano na, nung sabi ko nung nanghihingi ako sa kanya ng ano, ng picture. Kasi si Mami Merly naman kasi yung gusto niyang ano, gusto niyang i-edit ko na logo doon sa t-shirt. Naka-edit na. Kaya sabi ko, mahirap i-ano to, sabi ko. So, nanghingi ako sa kanya. Sabi ko, itong picture mo na hindi naka-edit meron, baka pwedeng ibigay mo sa akin. Sabi ko, kasi i-edit ko para sa logo ng t-shirt mo. Hindi niya ako agad-agad na, kasi syempre, nandyan na yung mga ibang mamis niya, diba, na ano, na nagme-message sa kanya, diba? O, ganun lang yun. Nandun yung mga mamis niya na nagme-message na sa kanya. So, hindi katulad nung una na nag-message ako sa kanya, wala pang minuto, ano na kaagad, yung message na kaagad, nag-reply na kaagad. Pero nung time na yon, nung nanghihingi ako ng logo niya, ay yung picture na para sa logo ng t-shirt niya, kinaumagahan pa. Doon pa lang siya nag-reply sa akin. So ang ginawa ko na lang, naghalungkat na lang ako sa album niya, sa FBA niya. Hinalungkat ko na lang yung gusto ni Mami na ano, at doon ko nakita. So, nag-send man sa akin ng picture na yun, yung gusto ni Mami, wala na, tapos ko nang na-edit yung para sa logo ng t-shirt niya nung nag-concert siya. Yun. Oh. Kaya, okay lang yun, blinak mo ako. At least, hindi masakit sa akin kasi sabi ko nga, hindi naman ako talaga nag-idol sa'yo. Never kitang inano. Kasi sabi ko nga, iisa lang talaga ng in-idol ko. Naglahat na naging talent ni Mami Merly, iisa lang ang in-idol ko. Diba? Ang galing. Sabi niya, MLSO, Mami Gloria from Sir Anino, kaya kayo blinak, tamang hinala po kasi ako, stalker ka po kasi kayo eh. Hindi naman ako na gano'n doon, Sir Anino. Never ako nagme-message sa kanya pag hindi ano. Basta sabi ko, 2 times lang ako nag-message sa kanya. Kasi hindi ko naman talaga ugali na ano eh. Kahit ngayon kay Clark noon, na nandito rin sa ano, sa atin, hindi nga rin ako nagme-message sa kanya eh. Naging ano lang ako kay Clark noon nung nakita ko na siya ng personal. Yun. Doon ko talaga na talaga nagme-message ako nung nakita ko ng personal. Pero itong huli na ano talaga to, hindi talaga ako nagme-message gaan dito. Yung 2 times lang. kahit blinak niya ako, wala akong pake. Sir, ano yung galingan mo na lang ang pag... Diba? Ganun lang yun. Naku po. Yung pagsigaw mo ng ganyan, practicein mo kasi para hindi ka magpiyok. Ikaw naman kasi, huwag kang maging confident sa sarili mo. Baka maging confident ka sa sarili mo na ano, kayang-kaya mo kahit hindi ka na mag-practice, Sir Anino. Ha? Diba? Ganun lang yun. Kaya kayo binablock, tamang hinala. Sir Anino, galingan mo. Nag-comment kasi ako sa reels niya. Kagabi nilagay ko thumbs up daw. Siraulo ka kasi. Binak pa talaga niya ako. Siguro inutos din yun. Kasi nagsabay sila doon sa ano. Kasi nung nakaraang araw, nakikita ko pa yung post niya eh. Tapos, pero hindi na ako naglalay. Hindi ako naglalay. Hindi ko naman ano eh. Tapos,
Kahapon ng umaga, nung chinek ko dun sa isang mamis niya, naka-block na ako. Ganun. Tapos, pinuntahan ko rin siya. Kasabi ko, ba't hindi ko na ano, block na rin ako. Siguro inutos din. Kasi sabi siguro nila, i-block mo na yan kasi ano, tinitira ka. Diba? Ano, anong love you, love, sen pata, o patihaya, Sir Ali. Sigaw po ako ng saklolo, pinasok ang bahay ko, nawalan ako ng 100k. Totoo kaya yun? Wala nang ano eh, wala nang update. Oh. Dapat yun ang pagtaunan mo ng pansin, hindi yung manakot ka. Hindi yung tatakutin mo si Sis Angie or si Sis As. Dapat yun ang pagtuunan mo ng pansin, di ba? Yung ano, yung, kasi sayang yung 100k, di ba? Tapos may mga alahas daw din yata na wala, di ba? Mm. Hello, ma'am, ano, Sis Laura Aureliano, good morning. Dina Dimaano, good morning. Tita Laura MLSO, Ate Dina Dimaano MLSO from Sir Anino Angel. Ma'am Laura MLSO, Sis Maria Cas, ano, Sis Maria Estela Cabahaga. Good morning, Sir Aninos from Sis Laura Aureliano. Dina Dimaano, Mr. MLSO Sir Anino Angel. Ma'am Army Domingo MLSO, hindi po ako nang block sa iyo. Ginamit lang ng account ko sa pang-block sa inyo, at yung tumanggap ng pera ginamit name ko. Sa pinadalhan ng pera, di po ako, yung name ko lang ginamit na papadalhan ng pera. Ano to, ano Sir Anino, hindi po ako nang block sa'yo. Na ano kaya ta, na wrong send kaya ta. Good morning, Sir Cabahaga. MLSO, Mami Maria Cabahaga. MLSO, Sis Annabel. Ma'am Gloria Ismut, from Dina Dimaano. Good morning, Sis Nelin Reyes. Ma'am Dina Maano. MLSO. Hello, Miss Del, Dina Dimaano from Ma'am Gloria Ismut. Kulit nyo din nga ako pumiyok eh. Naiyak ako nun kasi kala ko malaki ang ibibigay ng pera sa akin ng tak. Kasi 100k nawala sa akin. Kala ko 200k babalik. Hindi ka pa kontento dun sa 50,000? Bakit, sikat ka na ba? Hindi ka pa naman sikat ah. Oh. Yung mga sikat nga, like nila mang ano, nila Ma'am Sai na nag-guesting, Ma'am Sai, sila lang yung ano, magkano lang binayad, eh mga sikat na mga yan. Ba? Diba? O nakipantay ka kay ano, kay fake Cuneta, ba? Diba? O hindi ka pa ba na ano noon? O yung mga natanggap mo rin nung birthday ni Mami? O, ba diba, malaki din yun? Ba't hindi mo ba inano? Hindi mo ba kinanta yun? Baka sobra-sobra pa yun yung nawala sa'yo. Ah, Sir Anino, ikaw talaga naghahanap ka pa. Anong gusto mo, madodoble yung ano, yung pera mo na 100, magiging 200? Ano kasi ni swerte, Sir Anino? Ang tanong ko lang, bakit tuwing may talent sa talk, lagi nila sinusundat at sinisiraan? Ano ba kayo, halata talunan? Yahoo! Ayan nga na naman pala. Binabalaanan na naman nila si ano, si Jess Soriano daw. Magmasid-masid ka raw. Sabi nila, magmasid-masid daw si Jess Soriano. Kasi kung ano daw yung mga ginawa sa mga talent na umalis diyan kay Mami Merly, ganun din daw ang gagawin. O, di ba? Ganun din daw ang gagawin natin sa kanya. Depende sa tao. Diba? Eh yan si Jess naman is mas matagal naman na yan na ano ni Mami eh. Na alaga ni Mami, diba? Na ampon ni Mami. Diba? Saka hindi naman ano si Jess sa ano eh, sa social media eh. Hindi mahilig. Kayo lang naman ang nang babatikos na naman. Kinakalkal nyo, diba? Anong ginawa nyo, diba? Maxine? Anong ginawa mo? Diba? Yung matagal ng picture na 2018 pa yun, anong ginawa mo, di ba, linabas mo? Oh, anong purpose mo dun? Tanungin nga, hindi mo masagot-sagot ito eh, anong purpose mo dun? Na ano, na linabas mo yung picture na yun? Hmm? Para mapahiya yung bata. At least yung bata, inamin niya kung ano ba talaga siya. Wala siyang linihim, like Tindo nun. Na sinabi niya na pwede sa lalaki, pwede sa babae. Oh. Eh yung alaga niya, yung inamin ba niya na ganun siya? Hindi, di ba?
kasi nga dinaan niya ng malaking katawan. 'Di ba? Maliit na tanggap ko, 60k lang binayad sa talent ko, nabuko pa ako, sabi ko wala ako talent, maliit lang. Nagalit mami ko, sinungaling daw ako. Eh, 'di ba? Nagalit ka din nung ano, nung linabas yung 50k na ano na sinabi ni mami sa live. Ha, Sir Anino, 'di ba nagalit ka? Oh. Eh nasa kontrato niyo pala 'yan ni. Eh. Bakit kasi na hindi kasi sinunod ni mami, nasa kontrata pala 'yun ni. Eh. Yung kung magkano ang ibabayad sa talent fee, hindi pwedeng ilabas kasi nasa kontrata 'yon. Ito kasi si mami hindi sumusunod eh. Matigas din kasi ang ulo eh. Oh. Tapos hindi din pala ano, 60,000 binayad niya sa 'yon nung nasa ano, 5,000 lang. Kaya blinak kayo kasi di niya kinaya yung mga bashing sa mga bunganga niya. Ikaw, Mare, blinak ka ba niya? Hindi. Hindi ka nakablock sa kanya, Mare? MLSO, Atinel and Ray, yes. Sabi ni ano ni Sir Angel. Tapos si Waini, sinabihan ako bawal daw doon ang gurang. Sabi ko, mas gurang siya. Sino ko Waini? Nandun ba si Waini? Nandun ba si Waini sa ano? Mga taluran lang talaga sila, sabi ni Maring Annabel. Nagdrama nga naman, o diba, si Japan involved sa Bukol. Sabi ni sis, ano, mas ari sa kanya yun. Yun sana pagtuunan niya, diba? Eh, saka ikaw ba naman, ito lang ha? Ito lang. Kung meron kang ganun na 100,000 na ano, na pera, na alam mo nakatira ka lang, kahit sabihin mo na parang safe ka kasi may mga gwardiya, kahit mag-ano ka dun, magdalawang isip ka, kung may ATM ka man lang, na ano, edi ipasok mo dun yung pera, di ba? Ganun lang yun. Oh, Diyos ko. Nelin Reyes, ang dami niyang pinaikot dito, pati si Ma'am Sai pinaikot niya. Hindi ako tumanggap ng pera na pinadala ng mami, ginamit lang name ko para padalhan ng pera ang name ko, pero di ako ang anong hindi name nga niya yun, nasa paano pa lang, di ba? O bakit ito kasi ang problema dito? Bakit kasi ayaw nilang ilabas yung whole na ano na conversation, di ba? Kung magpapasa man lang kayo ng ano, magpapasa man lang siya na ng conversation, yung ano yung talagang kumpleto, kung ano talaga yung pinag-uusapan niyo doon, di ba? Hindi yung putol-putol. Kasi hindi mo alam kung ano talaga yung usapan niyo doon ni, di ba? Ganun kasi dapat kasi ikaw, Sir Anino, pag ikaw nag-screenshot ng conversation ninyong dalawa nang nagpadala ng pera sa iyo, ihul na ano mo 'yun, hindi yung putol-putol. Ha? Yan kasi ang mali mo eh, 'di ba? Sir Anino, yan kasi ang ano eh, mali mo, dapat hindi mo pinuputol yung mga ano, yung mga conversation. Dapat i-screenshot mo lahat. Para hindi ano, kasi paano namin malalaman kung ano yung usapan ninyo? 'Di ba? Maliit lang po 'yun, natanggap ko as nyo si Idol BPM 5k lang binayad sa akin. 'Yun nga yung isa na ano, kontrata lang 'yun. Ang usapan namin kada isang kanta 25k. Tapatan niya ang bayad sa akin na tatlo kanta. Eh, ilang kanta ba siya noon? O ibig sabihin, kung makatatlo o makaapat na kanta, 100k, ganun ba yun? Eh, di tinalo pa niya yung, tinalo mo pa yung mga sikat na ano, yung mga sikat na singer, Sir Anino. O, diba? Ako ang nag-block sa kanya noon pa. Ah, okay, Mare. What for the reason is stop typing of words in the chat section? Hindi mo naman kasi mahirapan, ano yan eh. Maiwasan yan, ano, Sir Anino. Eh, kung mag-usap-usap din kayo, ah, meron din magre-record. Katulad yung ginawa yung mga unang umalis, di ba? Ganun ang ginagawa. Nakakatuwa lang talaga, sa totoo lang. MLSO, hello! Ala, nandito si ano!
Ala, ang tagal-tagal mong nawala, Mamay. Mamay-may, ang tagal mong nawala. Welcome back. Ala, ano ako ah? Ang tagal talaga nawala si Mamay-may. Maraming salamat po. Ang nakita kayo na namin dito. Sana tuloy. Alam ko rin na isa ka rin nagtampo. Maraming salamat po, Mamay-may. Ang tagal mo talaga nawala. Sa totoo lang. Almost 1 month. Mm-mm. Yes, andun si Waay, si Amor Dayaw, si Maxine, si Nehide, si, May, si Malo Castillo, at si Lucy Jane. Ay naku, hayaan na lang natin. Kung saan ang ligaya nila. Ano ka nga ni Marcelia kahapon, si Sensei eh. Pinasok mo ba yung ano live ni ano si Sensei? Pinasok mo ba yung live ni Marcelia kahapon? Pinasok mo ba? Ate Mermay, MLSO. Diba ang tagal na wala si Mamay-may? Thank you talaga, Mamay-may. Sana sa lahat ng ano, lahat ng mga live namin, nandoon ka na. Namiss ka namin talaga, sa totoo lang. Ginamit nga lang name ko, pero iba ang kumuha ng pera. Ginamit lang ang sabi ko ni Lola. Gamit lang ako, sabi ni Lola Wing. Okay. Paano kung mag-ano? Kasi hindi mo naman makukuha yung pera kung pangalan mo, diba? Hindi mo makukuha yung pera. Alam nyo yun? Pagka yung tayo nga nagre-remit na ano dito, diba? Pag kinuha mo yung pera sa ano, sa bangko na, diba? Kailangan ng mga ID kung pagpapatunay na ano, diba? Ayan nga, nagpadala nga ako ng laseng, laki pa man din na halaga yung pinadala ako nung nakaraan nito sa anak ko. Tapos, sabi ko, kunin mo na yung pera, nandoon na. Binadala ko na, sabi ko sa anak ko. Pumunta dun sa M. Luwelier. Tapos, pagpunta yung anak ko dun, wala pa raw yung pera. Pabalik ka na, binalik ka ng anak ko ng after 30 minutes. Ngayon, sabi daw, hati muna. O kaya sabi niya, ikaw ba talaga ito? Kasi pag malaking halaga rin yung ano yung ipapadala mo, para nagdududa din ng ano, kahit may pinakita ka ng ano, 'di ba? Kahit may pinakita ka ng mga ano, mga ID mo, parang duda pa rin. Kaya minsan sabi ko ka doon sa anak ko, sabihin mo na ano na talagang pinapadala ko 'yan na ano, sabi ko kanina, 'di ba? Parang ano ba? Diyos ko. Hindi ka naman basta-basta kung sabihin mong ginamit ng pangalan at ikaw ang kukuha, paano mo makukuha yung pera doon sa remi, ano sa pinag doon sa bangko kung yung pinapakita mong pera ay yung pinapakita mong ID at hindi ka ano doon sa kukunin mong pera yung ano yung pangalan mo doon sa ano sa resibo, di ba? Hello to Sir Anino, happy Sunday to all, sabi ni Ma'am Maymay. Nanood yan, lang nag-chat sa akin si Ate Maymay. Ah, okay. Yes, back. I'm back. I love you all, sabi ni Ma'am Maymay. Hashimoto Maymay, MLSO, from Annabel. Or late ka na ngayon, Mr. Ano Raymond, ano nangyari sa'yo? Late ka na. Diba? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka na late? Tatawa lang talaga ako eh. Yes, pinasok ko live ni Higad, pinakamura ko. Tapos sabi niya sa akin, move on. Ano ko nga eh. Sabi ko, pinasok pala nito. Hello, for my forever love you from Ma'am Opelia Osa. Kaya nga, nakapangalan sa akin yun. Kaya din, ang kukuha, utos kasi ng mami ko, nasabihan ko, hindi ako ang kumuha, iba ginamit lang nun po. To she is to believe na lang, Sir Anino. Diba? Kung talagang hindi sa kanya yun. Bakit gagamit ng pangalan, ng ano? Ate Annabel, love you, miss you so much. Sabi ni Ma'am, si Moto Maymay. Sis Arlene, lagi lang yan sa live ng lahat. Nang hindi
Pendant Warrior si Ma'am Maymay, hindi lang siya nagko-comment. Ah, okay. Good morning, Ma'am Arlene Tamsakda. Si hello, hello. Ay, may matanong nga kita, Shoni Punay Gunayon. Taga ano ka ba? Taga Abra ka ba? Kasi yung napangasawa ng kaibigan ko dito sa Singapore na ano, yung kaibigan ko sa Singapore, nag-asawa. Gunayon ang apelyido yung asawa na taga Abra. Taga Abra ka ba? Si Shoni Punay Gunayon. Baka kapatid mo to, yung napangasawa ng ano, ng kaibigan ko. Yes, Ma'am Hashimoto Maymay, miss you too po. Good morning mga madams, Fatima, Gloria, Lori, Angie, Annabelle, Ira May, Amira, RB26. Hindi ko nakikita si Amira. Ay, kahapon pala nandito si Amira. Ate Shun, from Mr. Raymond Tan. Ate Shunay po na MLSO. Love you to si Ophelia Osa from Sis Maymay. Ma'am Ophelia, MLSO, Sis Annabelle. Ma'am Shunay po na Gunayon, MLSO. Sensei, MLSO, from Annabelle Coronado. Shout out all TAC chapters worldwide from Ophelia Osa. Good morning, Sir Anino and Mr. Tan from Sis Ira May. Ma'am Annabelle, MLSO. Pasensya na po, madam, may kausap pong banyagan na Black American galing ng Tate. Moderator din po sa mga banyaga. Ah, okay. O, diba? Annabelle Coronado, founder of TAC Original Solid Supporter, shout out. Sis Annabelle, ay maring Annabelle, paanohan mo kung Magkano ba ang bayad yung mag? Anahan mo muna ako. Tumawi na Isabella, ako Ma'am Arlene. Kasi yung ano, eh tumawi. So Ilocano ka. Kasi nadadaanan namin, kasi together raw lang ako eh. Kasi yung napangasawa yung kaibigan ko, taga Abra, is ano siya, Gunayon. Kaya nag-isip, sabi ko nakita ko yung apelyido, sabi Gunayon. Tapos naalala kita, sabi ko Gunayon, parang baka kapatid mo, sabi ko. O baka mag-anak mo siguro. Gunayon. Diba? Maring Annabelle, yung mag, gusto ko yun. I'm po ako, international moderator din po. Okay po, Sir Tay Montan. Maring Annabelle, anuhan mo ako ha. Nagandahan ako yung sa ano eh. Okay na ba yun yung ano na yun, yung gawa akong logo na yun? Nahirapan ako maghanap ng ano, layout yung ano nung gagawin na pang ano, yung tarp ni ano, ni Jess. Ay, Maring Annabelle, please lang po, pakisabi kay ano, kasi hindi pa siya nagsesend sa akin. May kailangan pa, ilan na pa yung nagawa akong ano. Singapore, Hong Kong, yung nagawa ko lang na ano ah, nagawa kong logo. Singapore, Hong Kong, USA, UK, Japan, basta 8 yata yung nagawa ko na, or 7, 8 yata yung nagawa ko ng ano, so kulang pa ako ng 8. Maring Annabelle, please lang po, kung nandito ka, pakisabi kay ano, kay guest na mag-send ng iba-ibang ano, kuha ng picture niya. Then huwag close up, kasi yung pag-crop ko is mahirap pag close up, mahirap mag-crop. Huwag din putol ang ulo. Basta yung ano, yung okay lang. Iba lang yung ano niya, yung medyo malayo lang konti sa ano, yung pagkakuha niya. Kasi kailangan ko na, kasi pinaparas sa akin ang isang ano, kasi may gagawa sila ng ano daw ng video. So pinaparas sa akin yung lahat ng logo ng international, yung mga worldwide na ano logo natin. So Maring Annabelle, please lang pakisabi kay ano, kung nakikinig pa kayo dito. Maring Annabelle, please, mag-comment ka kung nandito ka pa. Pakisabi. Ay, wala ka pala sa ano, no? Sino yung mga nandiyan na sa TAC House na ano nandito nagko-comment? Wala ka pala si Maring Annabelle. Kala ko nandoon na sa TAC House.
Kasi kailangan ko na yung picture na ano eh, na iba-iba ang kuha eh. Kasi ayaw ko yung ano, pangit kasi yung pare-pareho, di ba? Pangit yung pare-pareho ang kuha na ano, na picture na ilalagay mo sa ano, sa logo. Nagagawin sa kanya. Iba nan ako, ma'am, dito ako nakatira sa Marikina. Okay. Kailangan ko talaga yung ano, kailangan ko na please. Sis Dance Kiray, lapu-lapu, nandiyan ka na ba sa Tuck House? Kung sino, mag-comment nga kung sino yung nasa Tuck House na po. Pakisabi kay Jess, kasi hindi ako talaga nagme-message. Chat mo si Ma'am As, Ma'am Arlen, pupunta siya now sa Tuck House. Sige, ano na lang ako. Kasi kagabi pa ako, ano, nakaraang araw pa. Kasi ayaw ko kasi yung gagawa talaga ako ng logo. Yung, katulad yung kay Ram noon kasi, pare-pareho, halos pare-pareho yung logo niya, di ba? So, ang gusto ko rin mangyari dito, yun din ang ano, suggestion ni sis, ano, sis Ian Gabaw. Kasi sabi ko dapat, yung hindi pare-pareho ang kuha, yung iba-iba. Saka mahirap din yung mga, may mga naipasa sa akin, close up, then putol. Putol, ang pag crinap mo yon ang pangit tignan. Pagka ano, pag crinap mo, hirap din na, no? Mahirap din yung ginagawa sa bike. Nagre-reklamo, sabi ko nga kay mami nung ano, nung tumawag nung karaan sa ano. Sabi ko, mami, sumasakit na yung mata ko, sabi ko dun sa group chat namin na ano, ng defender. Tapos sabi niya, sabi, mami, sumasakit na ulo ko, sabi ko na nag-ano, sabi ko na gumagawa ng ano, ng logo. Tapos sabi nga niya, eh kung marunong lang ako diyan, itutulungan kita. ako siguro yung pinakabobong ano, sabi ni mami sa akin. Gabi na rin ako nakatulog kanina, siguro alas dos na siguro ng madaling araw. Kasi gumawa ako ng ano, ng Tuck Japan at saka Tuck Saudi. So ang ginagawa ko kasi, sabi ko na ayaw ko na rin yung, di ba nung nakaraan is yung flag for ano, lahat ng worldwide na ano is mga iba-ibang ano, yung mga flag lang yun sa background, di ba? So ang ginawa ko ngayon is ayaw ko ng ganun. So naghanap talaga ako kung ano yung mga magandang background. Buti yung mga ibang ano, si Ian Gabaw, siya ang ano, saka si Maring Annabel, sila ang nagbigay sa akin ng background nila. Kaso lang mga iba naman daw, nung nanghihingi ako, sabi nila hindi daw sila marunong umano, kumuha. Sabi ko mag-Google lang sana at doon sila kumuha ng ano, ng background. Kaso lang wala. So doon ako nahihirapan ngayon yung pagkuha ng mga background. Ilalagay ko na background yung pizza, ano yung gagawin kong logo. Kaya sabi ko nga, meron pang 8 akong gagawin. Plus yung, nagre-reklamo na si Arlene. No? Baka meron naman dyan marunong mag-edit. Please lang, patulong. Patulong naman. Hindi ko pa nagagawa yung ano namin sa Warriors kasi pinagpapaano rin si Sis As lahat ng ano namin ng Warriors. Gagawa daw ako ng ano ng Warriors. Hindi pa ako nakakagawa. So siguro pagpupuyatan ko mamayang ano ha, gabi or maaga na lang ako uuwi mamaya at yan ang gagawin ko, mag-ano ako, mag-edit kasi ilang araw na lang, o kasi syempre 'di ba, ilang araw na lang is anniversary na, magpapagawa pa yung ano na pag nagawa na ng layout, ba? Diba? So marami ako rin akong gagawin. Kung hindi lang ako makipagkita sa hipag ko ngayon, hindi ako lalabas, yun na lang gagawin ko eh, yung ano, ba? Diba? Yun na lang sanang gagawin ko eh, yung maggawa ng ano, ng logo. Hindi pa, Miss Arlene, malayo pa. Ah, pagka ano, Sis Dance Kilapu-Lapu, ang pag nandun ka, pakiano na lang. Kasi pag baka mas mauna ka doon, pakiremind mo lang kay ano, kay guess. Kasi hindi ko siya friend na ano eh. Baka hindi niya rin makita kahit mag-message ako sa ano, sa messenger niya. Baka hindi niya makita or ano, diba? So, pag nandun ka na sa Tuck House, ano, Sis Dansky, pakisabi kay guess na mag-send sa akin ng 8 picture na iba-iba ang kuha. Hindi pareho. At huwag yung close up
ang pagkakuha at huwag din yung putol at huwag din yung meg, yung malayo-layo. Nasa normal lang yung ano, yung pagkakuha ng picture niya. Thank you, Sis Dansky Lapu-Lapu. Maraming salamat sa'yo. Good morning, Madam Barbie Bal 57, Carrie Clara, Doraline, Evelyn, Janet, Juliet, Caria, Lisa, Light 06, Mars B, May, ni, ano, Nida, Opelia, Remy, Revision, ni Sensei, Tess, Unnamed, V, and Vivian, from Mr. Raymond Tan, Wilma Yumisao, Mr. Timmy, Mr. Benny, Mr. Anino, at sa lahat ng crew at staff ng TAC Universe, sabi ni Mr. Raymond Tan. Maraming salamat, Sis, ano, Sis Dansky Lapu-Lapu, ha, paki-ano na lang para magawa ko na para... Kasi siyempre, pag may iniisip ka na ano gagawin din, di ba? Ayaw ko na rin yung mag-rush. Hindi ko pa nga naipapakita sa tak, ano, eh, tak Japan yung ano ko, yung ginawa ko kaninang madaling araw. Diyos ko, talaga. Sumakit din talaga ng ulo ko, tapos nagising ako 6:30, o lang oras lang ng tulog ko. Okay lang, wala problem. Biro ko lang yun, Mr. Raymond Tan. Maaga kasi, di ba, normally kasi na nag-ano ako, nag-live ako is 9 o'clock, di ba? Eh, hindi nag-live kasi si Maring ano, Annabel ng 7. So, nag-live na ako. Di ba? Okay lang, walang problema, di ba? Walang problema. Ay, Diyos ko, hirap talaga ng ganito eh. At yung nalalapit na ano, nalalapit ng ating anniversary, malapit-lapit na. So, enjoy kayo dyan. Kami naman, mag-e-enjoy na lang kami sa ano, sa panunood. Last Friday, pasensya na rin po, na-check up. Ah, okay, nasa check up sa doktor. Okay, boss, uunahin natin yun na problem. At least nakikita namin nakasuporta ka sa amin. Sa lahat sa amin ngayon dito na ano na hindi mo pa napapasok na ano sir Mr. Raymond at si May Warriors. Yun hindi mo pa napasok kasi ano ko eh. Kay Sir Anino, ano na ano muna ba nakapasok ka na ba diyan sa live niya? Kasi lang gabing-gabi na kasi yan. Mahirap din ng ano. MLS, opo sa lahat. Ay, Sis Angie, nandiyan ka na ba sa ano, sa Tac House? Nandiyan ka na sa Tac House? Ano daw, Sis Angie, naiinggit ka daw ka sa kay ano? Sabi ni Chuna Chup Chup sa'yo. Inggit ka daw, kasi ang sinamahan daw ni ano ni Ram is si ano, si Kapitanga. May inggit ka ba? Bless sa Sunday, Sis Arlene, MLSO sa lahat, one by one, from Angie, na ano ngayon, si Sis Angie nga rin is viral. Viral ngayon, ang ating sinasabi nilang Angie Buro. Diyos ko, ang dami. Alam niyo, may mga pangalan kami dito. Ako, Loray, si ano, si Maring May, Kabayo, ang gaganda ng mga pangalan namin, no? Si Sir Anino Unano, si Yumisaw, Sausaw daw, sino pa? Laylay, ang gaganda ng mga pangalan. Si Sis Aswang, sino pa? Si Sir Timmy, Nana daw. Sino pa yung kasano ito? Si ano naman, si Maring Annabel, may tawag kay Maring Annabel eh. Kalimutan ko na yung tawag nila kay Maring Annabel. O, ang gaganda ng mga pangalan namin, di ba, ng mga ano, vlogger ng mga independent ano vlogger. Ang gaganda ng mga pangalan namin. O, saan kayo, di ba? Saan kayo? Never ako nainggit kahit kanino dahil ako kontento ako sa buhay na binigay ng Diyos sa akin. Inggit ka daw. Hindi ka pa daw na monetize, sabi ni ano. Tawa ako ng tawa. Kasi nga nung alam mo, Sis Angie, pumunta ako doon, nasa bus na, okay. Alam mo nung kung ano, nung sinabi mo na sinabi yung Osang Reyes, na sinabi mo na nagpacharming ako kay ano, Ram, pumunta talaga ako doon, nabasa ko yun nung ano, tapos may sinabi pa sa akin na magpakantot daw ako kay ano.
kay Ram. Kaya sabi ko nga sis Angie, kung siya ang namasa-masa ng puke niya, siya na lang ang magpaano doon. Diyos ko, guruin mo yung mga ganun nang lumalabas sa mga bunganga, mga hinayupak na mga tao na to, na hindi mo naman kilala, di ba? Hindi ko naman sila kilala. Bakit nakakapagsabi sila ng ganito, di ba? Grabe. Bakit po nila binabasag ng mga tao sa itsura nila? Ewan ko. Nakuha nila yung luray-luray sa akin. Siguro yung nakuray na middle name ko. Yung R, pinalitan nila ng L. Parang Chinese. Yung Chinese, hindi na sila marunong magbigkas ng L. Ay, ng R, kaya magiging L. Diba? Ano yun? Nasabas na ako on the way, nasa tuck house. Oh, wow. Garaling. Kung sino yung mauna sa inyo ni Sis Dansky Rain, Lapu-Lapu, please lang, Sis Angie, pakisabi kay kay Jess, mag-send sa akin ng mga iba't ibang mga picture. Talbog sa kanila. Tapos sabi rin ni Pikwang Butete, ako daw six to... Oo, naamin ko, anim lang yung ipin ko sa baba. Sabi niya, pangit ko daw. Mas pangit si si Pikwang Penguin. Matagal na akong na-monetize. Naku naman, tandang paurong, bakit yung pinaproblema niya? Hindi ka parang na-monetize. Tawa nga ako ng tawa . Nung umalis ako kaagad kasi ayaw ko yung mga nakikita yung... Alam niyo ba yun? Ayaw ko yung nakikita yung mga comment nila na hindi ka naman kilala kung ano-ano mga pinagsasabi. Hindi mo alam kung anong pinaglalaban nila, di ba? Kung ano yung pinaglalaban nila. Kaya umalis ako doon. Balang sa narinig ko lang yung sabi ni nainggit ka daw. Ikaw ang topic niya kagabi. Grabe ang pagsasalita niya sa'yo. Mga bobo ka daw, tanga. Hindi ka parang na-monetize. Diyos ko, tuna chup-chup. Kung ako na lang sa'yo, Diyos ko, mag-alaga ka na lang sa alapo mo. May pakinabang ka pa kaysa yung nakipag-anuhan ka dyan. Salip na hindi ka na pagsabihan ng hindi maganda . Malapit na kami sa... Oh, wow, okay. Ingat kayo. I-hug nyo na lang kami kay mami. Sana all. Sana pag-uwi ko rin sa December, magkita-kita tayo. Nagka-countdown na ako . Sabi ko, March na ngayon, 10 months na lang. Pag na yung 10 months, sabi ko, 9 months na lang. Diba? Ang galing. Sila perpekto, sila ang Diyos. Ewan ko sa kanila, ang gagaling. Kung sino pa yung mga mas pangit pa ang itsura sa amin, sila pa ang mapanghusga. Nakakatawa kasi tandang paurong ka, kasi kagabi-gabi, gabing-gabi na dito sa Pinas, nakasombrero, bakit may... Oo nga feeling lang niya. Kasi ang ko dun sa buok niya, parang wig yun. Parang wig yun, diba, sis Angie? Wig ba yan? Buhok mo. Kasi ang pagkakaalam ko, gahibla lang yung buhok mo . Ang kagabi, high na high din siya. Baka sakali, magpagikas. Diba sis Angie? Baka sakali, gikas. Hindi man mamonetize sa kanya, gikas. 500 ba? Bayad. 500 babayad. Sabay ganun. Diba? Diyos ko. Diba nangyayari sa mundong ibabaw? Diba? Nakakatawa nga si Tandang Paurong kasi gabing-gabi na dito sa Pinas, nakasombrero. Feeling lang ngayon, baka mainit. Or feel lang niya kasi yung sombrero niya. O pinakita lang niya sa'yo, sis Angie, yung sombrero niya. Dito nga din nung December, hindi naman original yung sombrero mo . Yung sombrero ko na Adidas yun. Tawag nito, nag-sale ang Adidas ng mga sombrero dito. Yung $30 na sombrero, makuha mo lang siya ng $16. Yung sa akin, $25, nakuha ko lang siya ng $10. O, di pa, bongga. Yung puting sombrero ko na Adidas. Spaghetti yung buhok niya na
na di na pansit canton ngayon at natuwid. Ano yung, ano ba yun? Original ba yun? Legit ba yung buhok niya or fake din? Aray ko po. Nakabukang kan pala ako dito. Ang iksi-iksi yung palda ko, nakabuka ka pa. Sabay, nakashirt ako eh. Nakabuka ka ako eh. Ang iksi yung palda ko. Ayan, ang iksi ng palda ko. Ang iksi. Eh, nakabuka ka ako. May mga dumadaan pala dyan. Buti lang nakashirt ako. Nagmamaganda siya, sabi ni Asis. Hello, Sis Natasha ako. Nagmamaganda lang daw siya, Sis ano, Sis Angie, sabi ni Sis Natasha. Natawa to. Hindi, pinakatawanan ko lang doon kagabi yung sasabihin niya na ikaw Angie Buro, galit na galit sa iyo. Pinapakinggan niya yung ano, ginaganyan. Oh, tingnan niyo, sabi niya matanda ako, sabi niya. Oh, ayan, ayan. Sabi niya, ayan, sino kaya ang mas matanda sa atin dalawa? Ginaganyan niya Sis Angie o doon sa ano, doon sa live niya kagabi. O sabi niya sa'yo, o. Oh. Ano, sabi niya sa'yo, dito na kami, park lang kami. Ah, okay. Fake yun Sis Arlene, kasi tatlo lang buhok niya. Kaya nga eh, gahib lang nga eh. Kaya nakasombrero para hindi halatado. Diyos ko. Nakuntyo na chup-chup. Sa halip na hindi ka pag-aanuhan dito, paglalaruan yung mga nandito, mapaglalaruan ka tuloy. Nakakatuwa ka kasi. Dapat hindi ka ganyan. Huwag ka nang mga ano, kasi hindi ka naman tinatopic ni Sis Angie. Hindi ka, minsan kasi na ano, mo rin ako, loray-loray talaga, ha? Ikaw naman, si Kulangot. Diba? All Tak Family, happy Sunday sa ating lahat. Hashimoto, Maymay. MLSO Natasha, ako ng Tak Hong Kong. Sir Raymond, good morning, sabi ni Sis Angie. Fake yun, Sis Arlene, kasi tatlo lang, at kasi tatlo lang buhok. Ako naman sobrang kapal ng buhok ko kahit naglalagas dito. Buti nga lang ano siya eh. Ang kapal. Ang kapal ng buhok ko. Minsan yung ano yung kapitbahay namin dito kasi manipis ang buhok. Sabi ng ganun eh, napaka-bless mo naman ang kapal ng buhok mo. Sabi ng ganun. Si Sensei, good morning. Marsby, hi. May pupunta ka sa Tak House, Sis Marsby? Nandun na si ano, si Dansky Larin Lapu-Lapu ba? Kasi si Sis Lori Ramos, nandoon din siya. Hindi ko nakita ngayon dito si Sis Lori Ramos. Good AM, Madam Natasha. Kumusta? Off day mo ba ngayon, Sis Natasha? Pupunta ka ba, Sis Marsby, sa ano? Sa Tak House? Ah, diba? Nandun sila lahat, mag-happy-happy. Tanggal stress. Pero tayo naman, wala naman yung stress dito eh, diba? Diba? Ganun lang. Ang sarap talaga ng bukaka ko dito. Buti lang nakashirt ako na nakapalda ng ano. Hindi ko na, akala ko sa isip ko kanina is, nasa ano lang ako. Naglalakad lang ako. Akala ko ako ng pang-jogging. Kaya pala nakatingin sa akin yung mga tao na dumadaan. Musit. Ay, ganun. Diba? Ay, Diyos ko. Oh, ito ba ang ano niya, masaya kami dito. At ang aming founder is napakasaya na wala na siyang stress. Diba? Tawa talaga ako kay ano, kay Chuna kahap kagabi. Pinapakinggan niya yung kay ano. Kay Sis Angie. Talagang pinapakita na. Sinasabi mo sa akin, matanda na ako. Aminin na lang natin. Ako nga, inaamin ko nga matanda na ako eh. Diba? Ilan taong ka na ba? Chuna chup-chup. Halatado naman, nasa 60 plus ka na yata eh. Halatado naman sa kutis na may kulubot na. Kulang mamaya sa paggaling ko. Ako na kay Dr. Miss R. Ah, okay. Diba? Pag na-pop off day ko, Sis, pero di muna ako sa, dito muna ako sa work. Ako wala akong ano ngayon. Ay, may ano ka rin, racket ka din. Ako wala akong racket ngayon. Di ba?
Sunday, yun, may traba, ano, may racket din ako sa Sunday. Ayan, yung mga nag-ano sa akin dyan, sige lang. Diba? Yung may message ko pala yung ano, kung pwede sila makipag, pwede siyang makipagkita sa akin ngayon. Saan kaya pwede kami magkita. Yung nanay-nanayan ni Dindo dito. Kasi magkikita kami daw ngayon. Eh, kala ko kasi may atrabaho ko. Off day ko. Sis, pero dito muna ako sa work. Diba? Ay, nako. Buhay. Sige na po, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito. Ingat tayo sa lahat. Happy Sunday! Bye-bye! Bye-bye!